doon ang mga tao, ang First Family, at pati sila ay nag-iimpluensya. Sabi ko, siguro kung may tutulong sa akin, nagpakilalang, tiga Blue Ribbon to, buksan mo pinto, babae. Sana po makuha natin ang CCTV. Nakita ko po, staff ng Blue Ribbon. May sumunod po sa kanyang pumasok, diretso sa kwarto ko. Tuloy-tuloy po akong tinuturo, dinuduro. Jimmy, pag binanggit mo ang pangalan na to, pag binanggit mo to, mamamatay ka. Lalo na kung makarating ka sa Pasay City Jail, di tatagal ang buhay mo. Divorce your honor, sinabay niya pa pati anak ko. Alam namin kung nasaan yung anak mo, sa Makati, madali kidnapin yan. Your honor, alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon palang gusto na ako si Pain Bugbugin, si Pulong, si Mans, si Mike Liang. At ang sabi niya pa, mga kaibigan niya ni Bini, Antiporda, magkakasama yan, hindi mo ba iisang pamilya yan? Palagi yan sa Malacanang. Swear on the truthfulness of these letters that you have sent to this Quadcom. Thank you, Mr. Chair, Your Honors. Magandang hapon po. Hindi po ako makapag-notarize yan kasi nasa loob po ako ng Bureau of Correction. Pag nag-notarize po, I have to be present. I'm sure si Madam is a lawyer. Kailangan po pag notaryo, present po ako na manunumpa. Yes, tama, no, no, Mr. Congressman Fernandez. Dito na lang, sa harapan ng committee ito, ay susumpaan mo na iyong sinulat dito sa inyong affidavit na, inyong pinirmahan ay ang katotohanan at pawang katotohanan lamang. Yes, Your Honor. Okay, maraming salamat, Mr. Guban. Now, siguro, let us proceed. Bago tayo magtanong tungkol sa kanyang affidavit, eh siguro, baka pwede bang malaman yung personal circumstances mo kung sino ka, ano ang iyong trabaho, at bakit ka nakakulong? Maraming salamat po mga kagalang-galang na kongresista, the Honorable Chairman, ang Chairman of this Committee. Bago po sana ako mag-introduce, mas gusto ko po sanang basahin muna ang letter ko po sa inyo para mas malinaw kung ano po ang intention ko dito at kung tama po ang hinihiling ko sa inyo. Yan bang, at least the last part, Your Honor. Ang iyong babasahin, ang buong kabuuan ng iyong affidavit? Your Honor, away may request that may case be investigated of this Quadcom Committee. To Honorable Ace Barbers, Congressman Bimbinedo Abanti, Honorable Congressman Paduano, and Congressman Dan Fernandez. As I am asking, Your Honor, at least siguro kahit ito yung last three paragraph, with the forum which this Quadcom will provide, I wish to express my intent to be part of the investigation. And I undertake to tell the truth in nothing but the truth, to shed light on the proliferation of illegal drugs. Should you consider me as one of your resource person, may I respectfully request that I be given immunity from prosecution and placed within the jurisdiction of the House of Representatives or the Witness Protection Program, considering that my testimony will cause serious and imminent danger to my life and are self-incriminatory. For your consideration and perusal, of course, Your Honor, I attach herewith copies of my sworn statement containing my proposed testimonies in judicial affidavit, containing my retraction of my previous testimonies during the Senate, during my testimony in the court, more particularly my statement that Colonel Acerto has personal knowledge of the importation of two magnetic letters containing shabu and confiscated in Manila International Container Port on August 7, 2018. Your Honor, again, magandang hapon po. Sa hearing po namin sa korte, Branch RTC Branch 35 sa Manila, binago ko na po yung statement ko doon. Na ngayon ko din po may lalabas kung bakit ko tinuro si Colonel Acerto para mag-disguise ako. Pero mas mabuti po na ikwento ko ng sunod-sunod para po malaman ng ating mga kalanggalang na kongresista at mga namumuno po sa bawat committee. Dahil ako po ay ngayon pong August 7 is my 6 years nung mahuli po yung magnetic letter sa custom. September, I think, kung di po ako nagkakamali, was my 6 years when I was cited in contempt in the Senate. Kaya pag binilang ko po, halos 6 years na po akong pinahihirapan sa kulungan. Hindi ko po mailabas ng todo ang aking hinaing. Dahil sa Senado pa lang, pagkahuli namin ng magnetic letter sa customs pagdating ko sa Senado, tinutukan na ako ni Poncio Pilato.
Yan po ang totoo. Nahuli po namin ang magnetic lifter with Shabu sa Manila Container Port together with PDIA. Then, kasama ko po si Colonel Pardo, Director of the NCR PDIA. Kasama pa rin po namin si Colonel Asierto. Kami po ang nagbuo nito para mabuo ang malahat at maayos at mahuli ang illegal na droga dahil yun po sa utos din sa akin ng Director ng CIS where I belong. Ako nga po pala si Jimmy Guban, Intelligence Officer ng Bureau of Customs before. Then I was also designated as the Chief OIC of the CIS Port of Manila. Ako ho ngayon ay si PDL Jimmy Guban with prison number 8223P5046. Masama po pala manghuli ng illegal na droga sa loob ng Bureau of Customs. Sumunod lang po ako sa utos ng pamunuan dahil noon po ay katatapos lang natanggalin ng pinuno ng Bureau of Customs. Pinalitan na galing sa PDIA na ang pangalan ay si Commissioner Isidro Lapiña. During the time, Your Honor, operatiba na po ako, organic po akong operatiba ng Customs Intelligence and Investigation Service. That is 17 years. Marami pong inuuto sa akin, marami pong reports na nare-receive namin na still nando doon ang mga tao ng First Family at pati sila ay nag-iimpluensya. During their first few months, Your Honor, malami na pong nawawalang containers. Sa Port of Manila, sa Taguluan, MICP, missing. Even in our intelligence report, we received already about 7 to 10 containers loaded with shabu. Isa ho itong magnetic lifter na isiswing nila na hinabol namin, inayos ko because I was din chief. May access na ho ako sa E2M. Nakuha po namin positibo, nag-joint press release ang BOC Commissioner at DG ng PDIA sa loob ng Bureau of Customs. It was a good accomplishment. Your Honors, pagdating ho sa Blue Ribbon Committee, nagbago. The night before the Senate Blue Ribbon Committee, may tumawag sa akin, hindi ko kilala, nag-ring ang cellphone. Another ring, may kasunod na text, nagpakilalang si Dismangawang. Dismangawang is our collector, deputy collector during that time sa Port of Manila. Nagpakilala siya, kaya sinagot ko, pero hindi ko kami yan magkaibigan as an employee of the Bureau. Sinabi niya na tumatawag sa iyo si Paring Bini. Kausapin mo, si Paring Bini. I am referring to Mr. Bini Antiporda. Kausapin mo kung ano pa magagawa sa kargaminto. Sinagot ko kagad siya, Madam, sorry, trabaho, huli na yan. Accomplishment yan. Your Honors, pagdating po sa Senado, sa Blue Ribbon Committee, nag-hearing, after the hearing, sinight kagad ako, I was cited in contempt. Dinala ho kagad ako doon sa kwarto. Gusto ko hong magpahinga. Tiningnan ko kung anong pwede kong magawa dahil mali pala ang magtrabaho ng tama. May sumunod po sa akin na kumatok. Sabi ko, siguro ko may tutulong sa akin. Nagpakilalang, tiga Blue Ribbon to. Buksan mo pinto, babae. Sana po makuha natin ang CCTV. Nakita ko po staff ng Blue Ribbon. May sumunod po sa kanyang pumasok, diretso sa kwarto ko. Tuloy-tuloy po akong tinuturo, dinuduro. Jimmy, pag binanggit mo ang pangalan na to, pag binanggit mo to, mamamatay ka. Lalo na kung makarating ka sa Pasay City Jail, di tatagal ang buhay mo. The worst, Your Honor, sinabay niya pa pati anak ko. Alam namin kung nasaan yung anak mo sa Makati. Madali kidnapin yan. Your Honor, alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon pa lang gusto na ako si Pain Bugbugin, si Pulong, si Mans, si Mike Liang. At ang sabi niya pa, mga kaibigan niya ni Bini, Antiporda, magkakasama yan. Hindi mo ba iisang pamilya yan? Palagi yan sa Malacanang. Official pa yan ng National Press Club. Press Club, si Mike Liang. Doon ko lang din nga po nalaman. Your Honor, halos hindi ko humatansya na ang intelligence report namin ay doon palang validated na na may mga trabaho si Michael Yang at ang kanyang kaibigan ng illegal na droga. Halos, sabi ko, Diyos ko, akala ko trabaho lang to. Your Honor, doon pa ako nag-isip. Nag-isip, nanalangin at sinabi ko sa sarili ko para safety ako. At alam kong kaibigan ko naman si Colonel Asierto at malapit sa intelligence report namin, siya na lang ang dinisguise kong
importer ng magnetic letter loaded with Shabu. Your Honor, before the time nung ma-apprehend namin yung container, may kasama akong si Hernan Abaryo. By the way, Your Honor, ang may-ari niya na Bicaba Trading, ang consignee na yan, ang may-ari ay taga Calapan, Oriental Mindoro. Meron akong kasama na taga Oriental Mindoro. Magkasabay, nalaman ko kagad kung sino si Mr. Bicaba Trading, Bidasto Cabral Barakil. Dahil si Hernan Abaryo ay taga roon, na-check niya kagad kung sino si Bidasto Cabral Barakil, ang pamilya ay nandun lang sa, ang pamilya ni Hernan ay Tigaroon sa Calapan City. Si Mr. Barakil ay nagtatrabaho lang bilang traffic enforcer sa Calapan City. Bago ko yan binigay sa PDEA. Inalam at kinausap ni Agent Hernan Abaryo. Umuwi, kinausap, tinawag. Pare, pakiconfirm mo na lang kung meron parating or what. Alam nyo ho, yung tatlong tao, normal na normal. Parang walang nangyayari sa kanila. At yung isang inchik, dalawa or tatlo, sabi sa akin, pare, yung insik nga, hindi takot eh. Sabi ko, bakit? Sabi niya, Michael Yang yan eh. Michael Yang yan and months. Pulong. Kami hingin na lang ng tulong sa inyo, tulong yan. Wala pong kakwinta. Parang hindi po na, parang normal lang. Na yung importation ay kay Mr. Bidas, ang consignee ay Bicaba Trading. Your Honor, yun pong tatlong yun, nakuha po yun ng PDEA. Invited by the PDEA or arrested. It was only presented once sa sinit. Umamin sa sinit na kanya yung kargamento, gamit. Pinakiusapan siya ni Mr. Ponichin. I'm sorry, Your Honor, wala pa akong copy. Nagaling po talaga ako sa Bucor. Nandoon po yan. Nababasa po yan natin. Mababasa at mababasa natin yan. And I can bring that document here. Napakalinaw ng tanong ng chairman ng Magic Blue Ribbon Committee. Ah, ng Senate Blue Ribbon Committee. Your Honor, inamin, may ebidensya. Yung tatlo lang muna. Bakit nila winala hanggang ngayon? Anim na time po ako nagsasuffer sa kulungan. Ang tokhanga, double barrel, kunti lang na droga. Kulong ka agad, patay ka agad. Nasaan itong tatlo? Si Mr. Bidasto Cabral Barakil, Lagrimas Katipan, Emily Lukigan. Ang alam ko ho yung inchik, pinakawalan din nila. Ano ang meron? At bakit po ako ang dinidikdik hanggang sa Bucor nakarating ako na nanghuli lang po ako ng illegal na droga? Wala hong nawala kahit katiting. Inorderan po ng judge na sunugin, sinunog. Nandoon po ang testimonya ng mga PDEA. Kasama kong PDEA sa aking opisina sa Bureau of Customs. Kami po ang nanghuli. Ano po ang particular na batas? Ang ibabiolate ko? Conspiracy to import? Or yun ang grand conspiracy na linisin ang pangalan ng First Family at si Michael Yang para pagsalitain pa ako at papirmahin na ang kasama doon sa importation ay isang politiko na kalaban nila na hindi ako pumayag dahil sabi ko walang alam yan. Hanggang ngayon po, malinaw. Basahin ko man po ang testimonya ko hanggang ngayon. Magaling pa siguro po ang kunti kong memory card. Hindi ko po makakalimutan kung papaano ko sinakripisyohan yan. Ako ho, ikinulong. Buti na lang may Diyos. Pagdating po sa kulungan, may mga tumutulong sa akin. May mga lumalapit ho. Natistigo kung sino si Michael Yang. Paano nasunog ang Bureau of Customs. Paano pinatay ang empleyado ng mga taga-customs. Bakit ang daming releases during the time ng mga containers na nawawala hanggang ngayon hindi iniimbisigahan. Napakasakit po mga kalagalanggalang na kongresista at sa iba pong mga resource speaker dito. Ito po ako, I am seeking for truth and justice. Nothing less, nothing more. Thank you, Your Honor. Mayroon pa, pero mamaya naman. Salamat, Mr. Guban. Uminom ka muna ng tubig at bago ka namin. Alam mo, Mr. Guban, ang iyong affidavit ay maaari naming tanungin. Nang sa ganun, kung ito talaga ay ikaw ang gumawa at kung ito talaga ang katotohanan, lalabas naman po yan sa inyong mga sagot. Yes, Your Honor. Pwede bang malaman na Jimmy kung ano ang position mo sa Bureau of Customs? Ako po ay isang intelligence officer 1, as yun po yung item ko. That during the time I was designated as the OIC chief of the CIS, Customs Intelligence and Investigation Service, Port of Manila. Ilang taon kang operatiba sa intelligence sa Bureau of Customs? I was with the Bureau, Your Honor, for 17 years. Hindi po ako umaalis as intelligence operator, intelligence operative. Pwede bang masabi mo sa committee ito, ano ang rason bakit ka nakakulong? Your Honor, ang ganda ng intention ko po dahil sa otos galing sa taas ng bagong administrasyon ng Bureau of Customs, hinuli lang po namin ang magnetic lifter na may lamang shabu. At yun ngayon ang ikinaso sa akin, conspiracy to import ng illegal na droga. At ako po ay dinalhan or nagpresenta sila ng halos 40 o 43 witnesses kaya 4 taon po ang proseso namin sa korte. Then kasama po yung TSA, 4 taon po akong nagsuffer ng kulong
habang nag-hearing sa Manila Regional Trial Court. Pwede bang malaman kung ikaw ang gumawa nitong affidavit na ito? At kung ito ba ay iyong pirma? Pwede bang paki-confirm mo? Yes, Your Honor. With the assistance, kapo, meron ako. Para sigurado tayo. Yes, Your Honor. Basahin mo muna, Mr. Jimmy Guban, let it be known that by the members of this committee that what you have right now is the actual statement that you were mentioning a while ago. Baka tingnan mo mabuti. Thank you, Mr. Chair. Your Honor, nahalos nasabi ko na to, pero if necessary, babasahin ko po para po sa kaliwanagan. Siguro tatanungin ka namin doon sa mga sinulat mo para makita natin kung ikaw ba talaga ang gumawa at ikaw ay nagsasabi ng katotohanan. Yes, Your Honor. With the help of my lawyer, gawa po namin 'to. Okay. Kaya lang po, sabi ko nga nagkikwento ako, nasa loob po ako ng National Bilibid Prison. Hindi po fresh ang mind ko, pero halos ito na rin po 'yon. Okay. If I may, Your Honor, if I may proceed to read. Sige, make it very short, Jimmy. Number, pwede mo ba number 3 na? Number 2. In the early part of 2017, during my meeting with a certain alias Henry, a Chinese national known importing of various goods in Bureau of Customs, he introduced to me Counselor Nelo Abelliera, known as Small Boy. In the said meeting, Small told me that he is the business partner and trusted man of Michael Yang, Polong Duterte, the son of then President Rodrigo Duterte, and Attorney Man Scarpio, the husband of then Davao City Mayor Sara Duterte. In that, as their business partner and trusted man, he was tasked to facilitate the release of shipment from the Bureau of Customs, which according to him were usually pants and clothes, agricultural products such as sugar, rice, and vegetables, among others. Counselor Small Abelliera requested me not to be strict with their shipment after the meeting. Counselor Small always talked to me over the phone and sought my help in the release of their shipment, to which I acceded. In the meantime, our office received reports from our confidential informants, usually bodegueros and painantes of the shipment facilitated by Counselor Small Abelliera, that illegal drugs were mixed up with said shipment. As an offshoot of said intelligence report, Director Azhar Albani of CIS Bureau of Customs issued to me a memorandum dated March 2018, re-importation of illegal drugs, monitoring, profiling, recording of imported goods. On account of our intelligence work, various shipments were alerted in various occasions. Small requested me, luwagan mo yung mga shipment na yan. Alam mo naman na kila Michael Yan, Polong at Mans. Said container shipment were reported missing while on hold and alert status in POM, MICP, yun po yung nabanggit ko kanina, pati po Taguluan, as well as other international ports in the country, prompting the House of Representatives to invite Custom Commissioner Lapiña and to shed light thereon. Between the months of May and June 2018, Colonel Jojo Acierto shared to me an additional intelligence report about shipment of illegal drugs at the Bureau of Customs. In that, through profiling, backtracking, and tracing of documents, we were able to find out overstaying cargos, one of which was the Bicaba trading shipment. Upon discovery thereof, I instructed my staff to verify if an importer consigning name Bicaba trading is duly accredited with the Bureau of Customs Accreditation and Monitoring Office. After verification of Bureau of Customs Accreditation and Monitoring Office, it was found out that Bicaba Trading was not an accredited importer or consignee by the Bureau of Customs. Based on the information gathered by our office, Bicaba Trading is owned by certain Bidasto Cabral Baraquel Jr., is in live-in partner Maria Lagrimas Katipan, who are business dummies of businessman importer Pony Chen and his former wife Emily Lakigan, who are resident of Calapan, Mindoro. I ordered my subordinate Aito Fernand E. Abario to proceed to Calapan, Mindoro and validate said information.
While in Mindoro, Aito Abaryo was able to meet Bidasto Cabral, Barakil Jr., Maria Lagrimas, Katipan, Ponichen, and Emily Lokigan. During said meeting, Abaryo called me and asked me to talk to them by phone. During our conversation, Ponichen asked me to help release said shipment and said vernacular, "Wag ikaw matapot kasi sila man Scorpio, Pulong Duterte at Michael Yang ang may-ari ng shipment." When it became certain that the shipment of Picaba Trading was located in the MICP, I reported to General Quinto this fact so that he should request Commissioner Lapiña for the issuance of hold and alert order. That request was approved by then Commissioner Lapiña. On August 7, 2018, when we arrived at the MICP, the container was ready at the designated examination area, ready for its opening. After the container was opened, two magnetic reflectors were found inside container. In the presence of PDIA headed by Regional Director Pajardo and BOC official including General Quinto, MICP District Collector Attorney Bakiran, MICP BOC personnel, the magnetic reflectors were forklifted and taken out from the container. It took some time, however, to open the magnetic reflectors, so I have to go back to Colonel Acierto to inform him about the difficulty in opening them. After a while, Colonel Acierto called me back and gave the instruction, the details of which I also relayed to the PDIA agents in order for us to open these magnetic reflectors. In the afternoon of August 2018, Colonel Acierto arrived at MICP and conferred with Director General Aquino and Commissioner Lapiña. After their meeting, I met them at the warehouse where the magnetic reflectors were opened. They congratulated each other for the accomplishment before presenting themselves to the media. Thereafter, the proper inventory and disposition of these drugs were undertaken. During the Committee on Accountability of Public Officers and Investigation, Blue Ribbon, hearing on PS Resolution No. 425 to conduct an inquiry in aid of legislation into the 6.4 billion worth of shabu shipment from China on the possible malfeasance, misfeasance, and non-feasance of Europe Customs officials. Employees, Senator Richard Gordon, PS Resolution No. 843, directing the appropriate Senate Committee to conduct an inquiry in aid of legislation into the alleged shipment of 6.8 billion worth of shabu smuggled into the country and the possible lack of coordination among the Bureau of Customs, the Philippine Drug Enforcement Agency, and the Philippine National Police, by Senator Emmanuel D. Pacquiao in PS Resolution No. 849 to conduct an investigation in aid of legislation on how a shabu shipment worth 6.8 billion managed to enter the country through the Manila International Container Port and slip through the inspection of Bureau of Customs by Senator Trillanes, Sontiveros, Drilon, Aquino, and Dilima on September 11, 2018, in which I was invited as a resource person. I was cited in contempt, notwithstanding the fact that I truthfully answered the questions propounded on me by Senator Gordon, then chairman of Blue Ribbon Committee. While I was detained at the Senate, a media personnel who introduced himself as Paul Gutierrez, who worked as a staff of Bini Antiporda, accompanied by a Blue Ribbon Committee staff, came to my room at the Senate while I was detained and threatened me. "Wag mong banggitin ang mga pangalan nila, Pulong, Yang at Mans. Alam namin kung saan nakatira ang pamilya mo. Alam din namin na nasa Makati ang anak mong lalaki." After a couple of days, Senator Gordon talked to me in an executive session and advised me to tell the whole truth during the hearing. Otherwise, I will continue to languish in the Senate for a long time. Acceding to his advice, I told him all that I know about the illegal drugs being imported to the country through the Bureau of Customs. However, due to the threats of Paul Gutierrez, I never confided to him that Mans Scorpio are involved in illegal drugs importation at various ports of the Bureau of Customs, more particularly the illegal drugs found and seized at MICP. The night before the Senate hearing, my cell phone rang for 3 times, but I intentionally failed to answer said calls. After several calls, which I again did not pick up, I received a text message introducing herself as Ms. Mangawang of the Bureau of Customs. When my cell phone rang again, I answered the call, and the one who called was Ms. Mangawang, and she asked about the Bicaba Trading shipment. She asked me anong magagawa dyan sa shipment na yan.
kinaparing Bini Antipordian. I replied her, wala na akong magagawa, huli na yan. For fear that my son and other members of my family will be killed, including myself, I testified during the hearing on October 30, 2018, and instead of appointing naming Pulong Duterte, Manskype, Carpio, and Mike Liang as the owners of the shipment, based on the intelligence reports we gathered, I pointed to Colonel Acerto as the one who has knowledge that the shipment consigned to Bicaba Battery contains illegal drugs. I recanted my said statement against Acerto through my judicial affidavit, which I executed and submitted during the criminal case number R-MNL-19-03472CR for violation of Article 2, Section 4 in relation to 28 and 31 of Republic Act number 9165, of which I was convicted and adjudged guilty as charged and was sentenced to suffer the penalty of life imprisonment and to pay a fine of 500,000 pesos. After promulgation of the decision in the proceed case, I filed a notice of appeal with the Court of Appeals which is docketed as CA-GR-CRHC-19146. That's all, Your Honor. Okay, salamat, Jimmy. Congressman Fernandez. Yeah, Mr. Chairman, mabigat yung mga tinuran mo, Jimmy Guban, no? I just wanted to make it clear, no? Meron lang akong liliwanagin, kapraso lang to. Kasi nabanggit mo yung nagkaroon ka ng recantation. Kumbaga, binawi mo yung mga sinabi mo na sa Senado couple of years ago that si Acerto ang nag-import ng mga shipment doon sa custom. Apo, yes, at yun ay binabawi mo. Ang tanong ko sa'yo, kailan mo siya binawi? During my testimony at the court, at the Regional Trial Court of Manila. When was this? Your Honor, I think that was only last year. What month? October. I was brought in Bureau of Correction by November. Okay. October 2023. Before, Your Honor, yung part na po yan, hindi ko pa po nababasa. Yun lang po yung months na yan, pababa. Kasi, Mr. Chairman, I want to make it clear that yung recantation niya nangyari noong 2023. And yes, Your Honor. The reason why you recanted is why? Because I want to tell truth already, Your Honor, at the RTC that Colonel Acerto is not really the importer of the Sitiabu. And not because that you have watched that we have created a Quadcom committee, that's the reason you recanted. No, Your Honor, I was in jail during that time. Kasi I don't want to make it seem that because of this Quad committee that we created, eh nagkaroon po siya ng recantation. And I don't want that to be perceived by the people and by us that you have manifested that statement that you have mentioned a while ago because you have recanted a year ago. Yes, di ko pa po alam yung committee, Your Honor. Talagang totoo lang yung sinabi ko doon sa korte. Kasi Mr. Jimmy Guban, syempre natatakot din ang members ng committee na to because you have recanted, no? Kumbaga binago mo yung statement mo eh. And how can we be assured that you will not be changing your statement again? Di ba? Kaya, siyempre, kanina medyo nagulantang ako dahil ang dami mo rin nabanggit na mga pangalan. Nabanggit mo sila Peña, si Tess Mangawon, Benit Abtiporda, Paul Gutierrez, Konsehal Abelara, si Pulong, si Michael Yang, si Mans. So, I was trying to jot it down eh. Eh, napuno na itong aking sinusulatan and I'm really confused, no? But, of course, this is the statement that you have taken your oath. Yes, Your Honor. So, sino nagpakilala sa iyo kay, ano? What's the name of the guy that... Small boy, a certain Henry. Also a businessman in the bureau. Then, kaibigan din. Can you kindly tell us, ano ba siya? Half Filipino, Chinese, or what? I think he was a half Chinese Filipino. Also engaged in parang facilitation, financing sa customs. Siya nagpakilala sa iyo kay Konsehal. Kay Small Boy. So hanggang ngayon, meron kayong communication itong si Henry? Your Honor, wala akong communication, nakakulong ako. And hopefully, nandito pa siya sa Pilipinas. Anong ipinito ng Henry? Your Honor, yun ho ang pag once ma-refresh ho ako, makukuha ko po yun. Kanina na sinasabi mo rin yung, narinig ko yung pangalan ni Paul Gutierrez. Yes, Your Honor. Nung binabanggit mo na pumasok siya doon sa
custody center ng Senado. Apo. So, sino kasama niya doon? Yung babaeng empleyada ng Blue Ribbon Committee. Nakita ko rin yung ID niya, Senate. Then, nagpakilala siya as staff ng Blue Ribbon. Kaya nga, binuksan ko yung pinto. Then, pagpasok niya, pumasok din si Paul Gutierrez. Nagpakilala siya. Then, doon ako nilambas lahat ng mga salita niya. Tanda mo yung staff ng Senado? Your Honor, sana, tanda ko sa mukha. Pero alam ko, may CCTV po doon sa baba dahil parking lang yun eh. Covered yun ng CCTV. If ever, Your Honor, may makita pong CCTV, nandoon lang po yun. Kasi sa tabi lang ng parking ang kwarto ng mga kinokontemp eh. So, nung tinuro mo, kasi sinasabi mo ngayon na walang kinalaman si Asierto. So ngayon, nung kinausap ka ni Paul Gutierrez, iba ang sinabi mo. Wala akong binanggit sa kanila, Your Honor. Hindi na pa ako kumibo. Basta yung pananakot niya, parang tinanggap ko lang lahat. Hindi nag-iisip ako. Paano pagkakasabi sa'yo ni Mr. Gutierrez? Sinabi niya na, Jimmy, magmura pa nga eh. Kung yun gagawin mo, babanggitin mo mga pangalan ito, alam mo naman kung sino yan. Mga magkakaibigan yan, Malacañang yan, press. Doon ko nga na ano, doon ko nalaman na si Michael Yang ay officer pala ng National Press Club. Ibig sabihin, matagal na sila magkakilala, magkaibigan, pati si Pulong at si Mans. Doon niya ako tinitreti ng todo na never, never to mention those names. I think, Mr. Chair, we have to invite those personalities that our resource person have mentioned to give their side of story. Because ito ay istorya ni Mr. Jimmy Guban, and we have to hear as well the side of the others who have been mentioned in this committee hearing. Siguro later on, I'll be propounding my question again. But for the meantime, medyo madugo lang yung kanyang mga nasabi. Kaya I'm giving some time for the other members to propound their question as well. Thank you, Chairman Dan Fernandez. Pwede bang mag-clarify ng, sa iyong sinabi kanina? Are we going to invite personalities na na-mention ni Jimmy Guban to the next committee hearing of the Quadcom? And if so, pwede bang malaman kung sino-sino ito? Ang nakikita ko, Mr. Chairman, because he mentioned that he spoken with Henry. You have mentioned Henry. Itong Henry, siguro, ano siya? Empleyado ba siya ng custom? No. Broker din, no. Parang kung ano ang kaibigan din ni Michael Yang. Pero he is a registered broker sa hindi po. Custom. Ano lang yan, parang financier. Ganun po sa customs eh. May financier, may nagkoconsolidate ng mga kargamento galing sa China, abroad. So, Mr. Pagdating Chairman, yan, binibigyan ng brokerage company. Mr. Chairman, I think yung samahan ng mga brokerage siguro knows this guy. Siguro kilala siya sa brokerage industry. Most probably, Your Honor. So, maybe we'll try to find this person. And he mentioned as well, dito, kung titignan mo yung kanyang binanggit kanina na sinusulat ko, ay nakausap niya si Paul Gutierrez. Nakausap din niya si... nakausap mo ba yung konsehal? Yes, Your Honor. So, may direct knowledge siya, Mr. Chairman. So, let's invite those people who have direct knowledge and information about doon sa... those personalities that he have spoken with. So, katulad ni Konsehal Abelera. And Paul Gutierrez. Yung test, Mangawan? Mangawan. Have you talked to her? Di po kami nag-uusap. Kahit po nang nag-hearing na Senado, wala ka mo. Kahit po sa lower house, di po kami nag-uusap. How about si La Peña? You mentioned La Peña. We never talk also, except sa mga hearing. So, I think, Mr. Chairman, yun lang po yung nadinig ko doon sa mga binanggit niya. Hindi ko pa nababasa masyado yung kanyang sinumpaan. But, of course, siguro sa susunod, we can invite others as well. Your Honor, may I? Di also, yung humawak po doon sa tatlong tao na nawawala. Yung Pidiya, bakit nawala? Yung tatlong tao na si Bakeran, si Katipan, si yung consignee na nawawala until now. Hawak yun ng Pidiya.
consignee ng Yung Bicaba Trading po, yung taga Calapan. So, the owners of Bicaba Trading. Yes, Your Honor. Okay. Hawak ng PDA yun. Okay, at the proper time before the committee adjourns this committee hearing today, we will ask the chair of the public order to make a motion with respect to the resource persons that we wish to invite in the subsequent hearings of the Committee on Dangerous Drugs. I'm sorry, the Quadcom, rather. So, mamaya, as we go along dun sa affidavit ni Mr. Guban, I'm sure marami pong katanungan mula sa ating mga kasamahan dito to clarify yung mga sinabi mo rito, Jimmy, no? Pero bagong lahat na yan, binanggit niya si Gerald Pinto. You reported this to Gerald Pinto. Bago ang lahat na yan, gusto lamang natin linawin na ito pong 20, ito pong kinasasangkutan ni Mr. Guban ay tungkol dun sa importation ng magnetic lifter noong, yes, Your Honor. Noong 2018. Yes, Your Honor. At yung 2018 na yon, yan yung nagkaroon ng investigasyon ang parehas, ang House of Representatives at ang Senado. Tama ba? Yes, Your Honor. Okay, so para malinaw lamang po. So, the next member who wish to interpolate is Congressman Chairman Paduano. You're recognized. Thank you, Chairman. Just two quick questions na po. Mr. Guban, during your opening statement, you mentioned about first family involved in importation of illegal drugs. Can you categorically state who is that, to be fair to everyone, who is that first family you're referring to? That is your order, the yung anak, si Man saka si Pulong, through Michael Yang. Dahil si Michael Yang, madaldal yan. You si mentioned kasi first family. Again, I will ask you, who is that first family? The Duterte family, Your Honor, the son, Pulong. And Mans Carpio. Thank you, Mr. Chairman. Next, ito, second question ko lang. You mentioned about the politician that should be linked. You were asked to link that politician. Who is that politician? Your Honor, are you referring to the Councilor Abiliera, politician? No, you mentioned about a certain politician na pinilit kang i-link, but you refused to link him or her. Yung mortal enemy ng Duterte. Sino po? Ex-senator. Sino? Please, pakialam lang po. Si ex-senator Trillanes. Ex-senator Trillanes. Yung Ed, yun lang yan. Pagkatapos doon, binaba akong telepono. Pakiexacto lang po. Who called you? I called you. I'm the one calling, Your Honor. Pagkatawag ko sa NBI, sabi niya, Jim, tawan mo, pakinggan mo yung sasabihin ko sa'yo. Nakakulong na po kasi ako eh. From NBI, nilipat ako sa Manila City Jail. So from Manila City Jail, nakakatawag naman doon. Tinawagan ko yung isang deputy director who is all you familiar with me, deputy director for investigation. Sinabihan niya ako, parang minustra niya pa nga eh. Jim, ganito eh. Pagdating ko doon sa opisina ng director, alam mo, nakataas yung paa. Inano yung papel mo kasi may sulatin ako kung paano po ako makatutulungan makalabas. So pagdating doon, parang nagkukusay ko sa iba. Ano ba? Yung paa din sinabi niya, dapat ganitong sabihin niya. Sabihin mo sa kanya na pirmahan niya tong report ng NBI. Kasama si ex-senator. Labas siya kaagad kahit hindi pa siya nakakapirma. Kukunin niya siya dyan. Kuha mo na dyan sa kulungan. Ngayon pa lang, pakuha mo na. Again, sino yung NBI na personal? From Director Grand then to Director, Deputy Director June Vicente de Guzman. So it's June Vicente, Director June Vicente de Guzman that yes, talked to you directly? Yes, Your Honor. I called him, Your Honor. Ikaw ang tumawag? Opo, Your Honor. And then, Mr. Chairman, the last part of this investigation, today's investigation, we'll move to invite all those persons that were mentioned by Mr. Jimmy Gampan. In the proper time, Mr. Chairman. Thank you. Okay. Thank you, Congressman Paduano. The next to interpolate, Chairman Abante. Magandang hapon po. Ako lamang eh nagtataka no. Sabi nga sa amin dito. Napakarami ng binanggit mo.
nag-mention ka ng mga pangalan ng mga kilala. Ang tanong ko lang, ba't mo ginagawa ito? Under oath ka, no? Ba't mo ginagawa ito? Hindi ka pa kinakabahan sa buhay mo? Ba't mo ginagawa ito? Your Honor, thank you very much. Dahil may request po talaga ako ng security bago po ako nagsasalita dito. Dahil ang kailangan ko po ay katotohanan. With the Almighty God, sabi ko, tulungan ako na makuha ko ang tunay na hostisya. Dahil wala sa hostisya ang binibigay nila sa akin. At hindi ko po yun makukuha kung hindi ko po isasawalat ang katotohanan. Dahil hindi po mangyayari ang tunay na hostisya sa isang katulad ko na mahirap lang, hindi maimpluensya. Ang kalaban ko ay napakalaki. Katotohanan para sa iyong sarili o katotohanan para malaman ng taong bayan ang nangyayari sa ating lipunan? Katotohanan po para malaman ng taong bayan ang nangyayari sa ating lipunan, lalong-lalo na po sa criminal justice system natin. So wala ka ng tiwala sa criminal justice system natin? That is correct, Your Honor. Dahil po dyan, nakulong ako na ang judiciary ay parang may nagdidiktang ibang tao galing sa labas. Okay. Ganito yan, no? Ikaw ay naging guest ng Blue Ribbon Committee, di ba? Nag-testify ka ron, di ba? Apo, Your Honor. Yung bang testimony mo sa Blue Ribbon Committee at yung testimony rito, pareho? Hindi po, Your Honor. Nung nandun, bakit? Nandun po ako sa committee. Ibig sabihin, doon sa Blue Ribbon Committee, nagsinungaling ka, pero dito, totoo sinasabi mo. Ito po, Your Honor, yung totoo dahil hindi na po ako takot ngayon na lumaban. Wala na akong nakatarak sa dibdib ko. Sagutin mo ako. Sa Blue Ribbon Committee, under oath ka, nagsinungaling ka. Yes, Your Honor. Inaamin mo ngayon yan. Yes, Your Honor. At under oath ka ngayon, nagsasabi ka ng totoo dito sa aming committee. Yes, Your Honor. Ito po yung totoo. Alam nyo kasi, pagka minsan nanonood ang taong bayan Hindi ba? Opo. Napakahirap paniwalaan na magsasabi ka ng iba sa Senate Bulletin mo Committee at sasabihin mo dito, iba rin ang sinabi mo at dito ang binabanggit mo, katotohanan. Paano kami maniniwala sa'yo? Your Honor, yung katotohanan po ngayon na inilabas ko dahil tinatakot ako nila during the time. Marami pong nangyayari during the time. Marami pong namamatay. Ngayon po nakita ko po na maganda ang pagserbisyo para sa hostisya ng ating bayan. Kahit po ano po ang gawin ko noon, kahit sino pong siga during that administration, sa dami ng namamatay, kunting salita lang, nawawala sa bayan, sa lipunan. So ngayon po, ang tamang panahon, inantay ko po, Your Honor. Kung mahaba, may kunti pa akong kwento, Your Honor, for about 4 years ko sa kulungan. Yan po, Your Honor, ang sinasabi ko ngayon dahil hindi ko magawa noong araw. So, Mr. Guban, naniniwala ka na itong committee ito may mga gawa para sa hostisya mo? Yes, Your Honor. And I am praying for that, Your Honor. Okay. Under appeal ang kaso mo ngayon. Sapagkat life yes, imprisonment ka, di ba? Under appeal ang iyong kaso ngayon. Yes po, Your Honor. Okay. Hindi ka ba natatakot bumalik sa kulungan pagkatapos ito? Your Honor, sana wag na muna doon. Mahanap muna ako habang sa ibang kulungan, na safe naman ako. Pero para po sa katotohanan, Your Honor, I have to do this. Para po sa bayan. Yung basihan ng kaso mo ay tungkol sa Dangerous Drugs Act. Di ba? Opo, Your Honor. Bakit? I mean, akala ko ba gusto mong sabihin sa amin yung mga tao na tungkol sa droga? Bakit ang kaso mo tungkol sa dangerous drugs? Ikaw ba'y nag-i-import ng illegal drugs noong panahon na ikaw ay intelligence officer ng customs? No, Your Honor. Wala pa akong involvement kahit anong importation. Okay. Pakisabi nga sa amin kung anong pagkakilala mo kay Colonel Asierto. Sino ba ito? Pakirefresh ang memory sa amin ngayon. Ano ang pagkakilala mo kay Colonel Asierto? Si Colonel Asierto po, Your Honor, during that time, is an active PNP officer ng Philippine National Police. Uh-huh. He was, pagkakilala ko sa kanya, galing pa sa PAOK TF. Retired na siya ngayon? Ngayon po ay retired na. Ano pagkakilala mo sa kanya? Well, marami hong huli yan tungkol sa illegal na droga.
Marami na hong kinoordinate yan sa Bureau of Customs secretly. Halos top secret pa namin na ginagawa, nahuhuli nila sa labas. So I trust him and I'm sure he trusts me also dahil marami na kaming nahuli sa labas nila pagtungkol sa operasyon ng illegal na droga. So doon ka sa kanya nagtapat ng buong karotohanan? Yes, magkasama po kami matagal na rin. Magkakilala kami for almost 20, more than 20 years. Nasaan si Colonel Asierto ngayon? Mula po nung makulong ako, nakikita ko lang siya sa balita. Hindi ko po alam kung nasaan siya eksakto ngayon. Itong si Paul Gutierrez na lumapit sa'yo, sabi mo, na ang nagsabi sa'yo, wag mong banggitin ang mga pangalan nila Pulong, Michael Young at Man. Alam namin kung saan nakatira ang pamilya mo. Alam din namin na nasa Makati ang anak mong lalaki. Sino si Paul Gutierrez? Your Honor, sa aking pagkakaalam, hindi ko yan personal na kakilala. Yan ay taga-media noon pa. Namamasyal yan sa Bureau. Naniniwala ka na ang media pwedeng tumapot sa'yo ng ganito? Your Honor, ang media ba ay nananakot ng ganito? Sa dyaryo, kung manakot, grabe, lalo na po yung personal. At alam ko pong meron silang grupo na nag-iikot ng mga media. Oh, meron silang grupo. Yes, so, Mr. Chair, inaamin din po at nagtetestify si Mr. Guban na meron pong grupo ang media na katulad ni Paul Gutierrez. Ganun ba yun? Katulad po na nagsusulat sa dyaryo nila Paul Gutierrez sa tabloid. Okay. Ano ang pagkakilala mo kay Benny Antiporda? Bakit siya nadamay dito? Your Honor, hindi ko gaano kilala yan except his name. Benny Antiporda at saka naging National Press Club. Doon ko na lang siya nakilala kay Paul Gutierrez sa mga sinabi niya. Hindi familiar sa akin. Ang alam ko lang po sa Bureau of Customs, sa intelligence report namin, namamasyal. Pero ganun lang, wala po akong kilala na ano pa man sa kanya. Hindi mo siya kilala masyado? Hindi po. Hindi mo alam na siya ay media rin? Alam ko lang po, dahil nasa National Press Club, nababasa ko rin po yan minsan sa news, na he was, I think, became a president of the National Press Club. Ito pong Miss Mangawang, na saan to involve, itong Miss Mangawang? Siya ba ay kasama sa Beka ba, trading shipment? No, Your Honor, si Miss Mangawang ay empleyado po, Deputy Collector ng Bureau of Customs. Empleyado ng? Bureau of Customs. Bureau of Customs. Opo. Ang nasabi niya sa'yo, tinanong ka niya, anong magagawa niya sa shipment na yan, kinaparing Benny Antiporda yan, I replied to her, wala na akong magagawa, huli na yan. Bakit po nasabi yon? Opo, dahil talagang nandun na, apprehended na, properly reported na, at alam kong malapit ng buksan. Tapos ng buksan pala. Ayon sa'yo, pinakilala ka ni Henry. Yung Henry. Sino yung Henry? Si Henry po isang negosyante. Filipino-Chinese businessman na nagkukuha rin ng mga kliyente galing China, galing abroad. Ano nakukuha ng? Mga kliyente na nag-i-import din binibigay niya sa broker niya para makalabas sa Bureau of Customs. So hindi siya broker ng Bureau of Customs? Hindi po siya licensed. Negosyante lang. Okay. Nagpa-facilitate ng transaction. Pinakilala ka ni Henry kay Nilo Abellera Jr. o mas kilala bilang Small na ang sabi mo ay First District Councilor ng Davao. Tama ho ba yun? Opo, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay siya ay konsyal? Your Honor, wala pa akong news. Sa loob ako ng kulungan, di ko na po alam. Sorry so, po. Tungkol saan ang meeting mo noong 2018 kasama si Henry? In-introduce sino kayo? Sino-sino kayo ng meeting na kaming yan? Kaming tatlo lang. Si Henry at saka si Small. Si Small? Yes, Your Honor. Oo. Anong sabi sa iyo ni Small? Ibig sabihin, itong si Small, nabanggit niya ang pangalan ni Michael Young. Yes, Your Honor. Nabanggit niya ang pangalan ni Congressman Pulong Duterte. Yes, Your Honor. Nabanggit niya ang pangalan ni Attorney Manscarpio. Yes, Your Honor. Okay. Ito, kilala ko po itong si Congressman Pulong Duterte. Sino si Attorney Manscarpio? He is the husband of then Mayor Sara Duterte.
Siya ang asawa? Yes, Your Honor. Ng ating Vice President? Now, Vice President, Your Honor. Ha? Yes, Your Honor. Nakakasiguro ka? Yes, Your Honor. Involved siya? Yes, Your Honor. Under oath ka? Opo, Your Mr. Honor. Mr. Guban, oo. Matindi itong ina-accuse mo sa mga malalaking tao. Naunawaan mo ba ako? Opo, oo. Your Honor. So, siya ang naatasan na mag-facilitate ng mga release ng shipment nila sa customs. Sa pagkakaalam mo, ano po ba ang business nila? Business ni Small, business ni Michael Young, business ni Congressman Pulong, at business ni Man Scarpio. Importation po. Importation. Yes, Your Honor. But not necessarily drugs. Generalize, Your Honor. Pero according to our reports, may palaman na drugs. At yung iba ay may drugs. Uulitin ko. Nabanggit mo dito na mayroong shipment sila Michael Young, Pulong Duterte, at Attorney Man Scarpio, at trabaho ni Small ang mailabas ito mula sa customs. Kanino nakapangalan ang mga shipments na ito? Your Honor, marami pong consignees, yung mga missing containers. Maraming consignees. Yes, Your Honor, until now, I'm so, sure. Ibig sabihin, hindi nakapangalan dun sa tatlong yun. Your Honor, silang parang impluensya. Hindi naman sila naglalakad kung sila ang nag-impluensya, kung sino ang dapat kausapin, sila magsabi. So, ibig sabihin, hindi ka nakakasiguro sa testimony ni Small na ang may-ari ng shipment ay yung tatlong nabagit mong pangalan. Sinasabi niya, Your Honor, na kanya yun dahil nagbibigay ng pera. Paano ka nakakasiguro na sinasabi niya totoo? Your Honor, nababanggit niya mismo na nagre-remit siya ng pera. Ano yun? Ano yun? Nagre-remit siya ng pera. Nagre-remit siya ng pera kanino? Kay Pulong at Mans. So, Mr. Chair, meron na naman siya sinabi ngayon. Habang nakikwentuhan sila. Malaman na si Small ay hindi lamang nakatagapag-release ng mga shipment sa customs, pero siya ang nagre-remit ng pera sa tatlong nabanggit. Yun po ba? Yes, Your Honor. Pera ng ano? Yung po ba ay pera sa droga o pera sa mga shipment na iba? Sa halo na po, pera sa shipment na lumalabas, yung mga nawawalang container, may regular, then kasama na sa... Pero nakakasiguro ka, yung shipment na yan na dumating na nakita mo, merong shabu. Your Honor, yan po ang hinuli namin. Na magnetic lifter na mayroong laman shabu. Nakita mo? Ako po, Your Honor, ang isa sa mga printing officer. So nakita mo yung shabu? Yes, Your Honor. Together okay. With PDEA. Ilang tunelad ng shabu ang nakita 355 mo? Kilos, Your Honor. 55 kilos? 355 Mr. Chair, sinasabi niya muli na hindi niya nasabi kanina na ang laman ng shabu at ang bigat nito at ilan is 355 kilos, Mr. Chair. Medyo mahaba-haba na po yung tanong ko. Ngayon pa lang ko po tatapusin yung tanong ko. At mamaya po, tulad ng sinabi ni Chairman Carapaduano, we will make a motion to invite all of these names mentioned by Mr. G.B. Gaban to attend our committee hearing. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Navante. Ako may tanong ako no. Medyo seryoso itong yung sinabi no. Sa ginagawang investigation ng Committee on Drugs, palaging lumalabas yung pangalang Michael Young no. Sa iyong pagkakaalam no. Si Michael Young ba ay involved sa smuggling o importation ng droga? Your Honor, if I may, siguro pagkatapos nito at sa susunod, si Michael Young is a big time importer ng droga. My source is also from his friends. Paano ba ang source? That is why, Your Honor, isa yan sa magnetic lifter. Even he is distributing drugs in the local market. When I was at the jail, Manila City Jail, one person pumunta ho sa akin yung nakakulong, galing siya sa labas. At ang buong akala niya ay kilala ko direkta si Michael Young. Nangumpisa lo sa akin yung tao at sinabi niya kung anong trabaho niya kay Michael Young. Sa loob na po yan ng kulungan, hindi ko kakilala. Sinabi niya, Boss, Sir,
Tiga-Cosqueo pala, tiga-Custom, kaibigan ako ni Michael Yang. So for about 3 months, ang dami niyang chineshare sa akin. Nung malaman na hindi kami direkta na magkakilala ni Michael Yang tumigil, ang dami niya sa akin sinabi. Siya ba ay nakakulong din sa... Nakalabas na po. Ah, siya nakalabas na. Pwede mo malaman pong, kung anong pangalan? Si Erol. Pwede pong may mag-corroborate, Your Honor, para may nakakarinig habang siya nagkikwento. Sige, at the proper time, mamaya, no, bago tayo mag-adjourn. Yes, kasi isa-isahin po natin yung mga iimbitahin natin. Para magkaroon ng linaw itong mga sinasabi mo, Jimmy, no? Opo, Your Honor. Isang malaking puzzle sa amin, no? Na itong si Michael Yang ay siya ba yung the same Michael Yang na economic advisor ng ating dating Pangulo? Yes, Your Honor. Sa pagkakabasa ko sa diaryo. Nakita mo ba siya personal? Yes, Your Honor. Sa reports, Your Honor. Pero not si personal. Michael Yang ba, nagkaroon ba ng pagkakataon na magkaharap kayo? Hindi po, Your Honor. Nag-deny. Nagkaroon ba ng pagkakataon na makaharap mo si Attorney Carpio? No, Your Honor. Nagkaroon ba ng pagkakataon na makaharap mo si Pulong Duterte? No, Your Honor. In fact, hindi ko gusto nila ako kasi noon ipunong, pero dininay ko na tama na ako kayo na ngayon, tayo magkakausap. Nagkaroon ba ng pagkakataon na makaharap mo personal si Mr. Abilera? Yes, Your Honor. Magkainuman kami. Ilang beses kayo nagkaharap? 3 times. Kaya doon ko po nalalaman sa bibig niya mismo kung ano ang nangyayari sa kanila. So galing sa kanya, sa bibig niya, sinasabi niya na binabanggit niya mga pangalan na nabanggit natin kanina. Yes, Your Honor. Bukod sa... Sino to si Councilor Abilera sa iyong pagkakaalam? Your Honor, isang konsyal sa Davao City na ever since Vice Mayor si Pulong Duterte ay katiwala na yan. So, ito bang sinasabi mong importation ng drugs? Eh, pwede bang sabihin mo sa committee nito, paano yung sistema, ano yung iskema, ano yung scheme, paano nila pinararating? Para magkaroon lang ng linaw kung paano ito pinalulusot sa Bureau of Customs. At ito ba, talagang dumadaan sa Bureau of Customs? Thank you, Your Honor. Dumadaan po yan. Yung iba ho, katulad po ng missing containers, I hope may records po kayo niyan eh. Naalala ko yan. Lumalabas ho yan, gate pass lang. Sino ang tumatawag sa dadaanan at saka sa head of office? So lumalabas yung gate pass lang, walang examination, walang bayad na duties in taxes, isa po yun. So ang ibig sabihin, yung mga container na yan, darating sa atin, lumulusot yan, palabas ng customs, gate pass lang ang ano? Gate pass lang po yung hawak. So hindi na kailangan, wala bang inspection yan, x-ray? Dapat po may inspection, may x-ray, pero lumalabas yan, kaya nga marami. At, kung hindi pa ako nagkakamali, video bumabalik sa memory card ko. Around 700, ang Port of Manila pa lang. 700 ano? Containers, Your Honor, ang nawawala during my time, during our time. 700 containers ang nawawala. Sa Port of Manila pa lang. More or less, Your Honor, hindi ko inaano na eksakto. Meaning, pinapahanap yan ni Commissioner. Paki-clarify mo lang, Jimmy, no? Nawawala siya, dumadating siya rito, may record kayo sa customs, pero nakakalabas siya na hindi nyo alam. Yes, Your Honor. Barko, may shipping line, ibinaba ng barko, nandoon ang records, kaya nalalaman namin eh. Malalaman mo na lang yan, hindi alam ng ibang opisyal, bukolo sila, nakalabas na. Makikita mo yan ngayon sa computer, lalabas, bakit wala na to? So, missing na kagad yun. Ibig sabihin, mayroon na nag-facilitate na dire-diretso lang, gate pass lang ang dala. Okay. Ibig sabihin, all clear. Ngayon, mayroon naman pong swing na totally walang record. Your Honor, kung maalala niyo po, yung aming kargaminto, yung magnetic lifter na hinuli, that is already more than 1 month. Sa Manila International Container Port. Ibig sabihin, overstaying cargo na yan. Napakalinaw po niyan sa batas na dapat ang district collector ay may responsibilidad na dyan na alamin. So yan po, pag hindi po yan nalaman, yan po ay tawag namin dyan ay swing. Malalaman mo yan totally, walang gate pass. Ninakaw sa loob ng mga magnanakaw sa loob ng customs. Walang records po yun. Oh. Nalalabas. Sige.
So ang ibig sabihin, yung swing na binabanggit mo, yan ang scheme kung paano pinalulusot o pinapalabas itong mga container na to. Yes, sir. Pero siyempre, meron niyang katumbas na bayad. Malaking halaga po yun. Pwede bang malaman kung alam mo kung ano yung sistema at magkano binabayad? Pag halimbawa po totally, i-clear yan lahat. Saan dadaan dapat yan? Sa gate. Yung dadaanan yan, siyempre, meron dyan dapat may examiner, appraiser, may x-ray. So, lahat po yan na i-clear na lang, usapan na lang. At nagbabayad? Nagbabayad. 20 mil, 50 mil, bawat unit. Then, makakarilabas na yan. Eh, pakiliwanag mo lang. Ano bawat yung bawat unit? Bawat office na dapat dadaanan, makakakita. So, yung mga opisinang dadaanan ng container, para ito ay makalabas, may bayad po yan. May bayad na yun. Okay. Walang papel yun. Dari, may lalabas mamaya. Container number lang. So, mawawala na yung records, makaka-exit. Yun yung tinatawag na swing. Okay. So, siyempre, yung mga panahon na yon, dahil merong ganyang pangyayari, yung mga dinaanan, natatandaan mo ba kung sino yung mga hepe ng mga opisinang yon na dinadaanan itong mga container na to? Your Honor, nag-reshuffle na, di ko masyado matandaan. Unless makuha ko yung records, mayroon naman po yan mga naka-assign. Yung dapat dadaanan ng magnetic lifter ay mayroon po yan kasi mayroon pong in-charge, may mga hepe yan, may personnel naman bawat division. So during that month or year, meron yan order. Pwede po yan makita sa files. Sige. Salamat, Jimmy. Ha? Okay. Okay. Chairman Akop, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Yung mga tanong ko, Mr. Guban, doon lang po sa affidavit. Kasi ito ang pinirmahan po ninyo at saka sinumpaan ngayong araw na ito. Ano po? Apo, yun. Pwede po bang malaman kung totoong nasa maximum security compound po kayo ng bilimit? Ako po, Your Honor, nandun na po ako sa RDC Maximum. National Bilibid Prison. Okay. Kailan ka pa nandun? Ito, ma'am, more than 1 month, Your Honor. 1 month. Ano kaya ang kaso mo? Bakit ka nakulong? Your Honor, dahil sa panghuli ng illegal na droga sa Manila International Container Port. At, ano ba ang naging sentensya mo? Life sentence, Your Honor. Inapila mo ba ito? Opo, Your Honor. Okay. Ano ba ang trabaho mo bago ka nagkakaso at nakulong? Operatiba po ako, Your Honor, ng Intelligence Office, Customs Intelligence and Investigation Service, Bureau of Customs. Okay. Nag-i-import ka ba ng illegal drugs? Never, Your Honor. Okay. Tumistigo ka sa Senado. Tama po ba? Opo, Your Honor. At sabi mo sa testimonya mo ron, sa Senado, ang itinuro mo na tao na siyang mastermind ng pagpasok ng magnetic lifters na naglalaman ng droga ay si Colonel Acierto. Tama po? Yes, Your Honor. Yes. Ito ba ang dahilan? Bakit nagtatago si Colonel Acierto ngayon? Yes, Your Honor. Most probably. Dahil sa pagtistigo mo na siya ang mastermind. Yes, Your Honor. Kaya ko yung ginawa, Your Honor, dahil alam kong hindi niya ako ipapapatay. Paki-refresh mo ang memory namin. Sino ba si Colonel Acierto? Si Colonel Acierto, Your Honor, I met him doon pang paok TF during the time of, I think, General Lacson, Senator Lacson. I met him already with Colonel Don Sergeant Pardo pa lang. Sinabi mo noon na si Colonel Acierto ang mastermind, pero binawi mo sa pagtistigo doon sa kaso mo. Yes, Your Honor. So hanggang ngayon, yung pa rin ang position mo? Yes, Your Honor. Okay. Relax lang. Kung yun ang katotohanan, bakit mo pinaratangan si Ed Acierto? Ano ang meron? During that time, Your Honor, patayan dito, patayan doon. I have to save my life and together with my family.
Alam ko si Colonel Asierto at Colonel Pajardo ay hindi ako pababayaan. At nasiaamoy ko na po sa mga kaibigan ko na mayroong mangyayari sa investigation na to. So, para safe po ako, mas ginusto ko pa hong si Colonel Asierto ang sabihin ko dahil alam ko hong hindi kami mag-aaway ng personal. Alam ko magsasakripisyo kami tatlo eh. Dahil sila mismo nagsabi sa akin na tayo ang target. In fact, that is also one of the advice ni Colonel Asierto. Kaya lang hindi ko na masabi sa kanya na, sir, kau na lang abit-bitin ko dahil wala na, nagtataguan eh. In fact, nung honor, yung last hearing, nung kinuturo ko siya, halos sabihin ko sa kanya na magtago ka na, alam ko na rin na susunod siya, na mawawala ang buhay. Opo. Simulan natin ang doon sa kung paano kayo napunta doon sa magnetic lifter. Sino yung Henry na binabanggit mo sa affidavit mo? Your Honor, common friend na nagkukuha ng mga kliyente, importer, broker, nagpipinance para ma-release ang kargamento sa Bureau of Customs. Ano po ang buong pangalan niya? Your Honor, yung Chinese niya kayo, hindi ko maano kung Yu or Oi or Li. Sa tasan ko kung hindi na ano, nakalabas ng kulungan eh. Anim na taon na kung hindi ko makuha diretso. Kung kailangan namin siyang tumistigo dito, makokontak mo ba siya? Sana Your Honor pumayag. Palagay ko makokontak ko yan dahil through the other brokers, friends, makokonik ko po siya. Mr. Chair, may move that the resource person be directed to contact a person stated in his affidavit by the name Henry so that he will be invited as a resource person in the next hearing. Henry. Chairman Akop, may I request that we all invite the list of resource persons we wish to invite in our next QUADCOM hearing before we adjourn, and we will put that into motion. Thank you, Mr. Chair. I just wanted to invite that guy so that all the statements made by Mr. Jimmy Guban would be corroborated, possible, in order for us to be able to build the case against these people. Thank you, Mr. Chair. Yes, thank you, Chairman Akop. Thank you. May I proceed, Mr. Chair? May I proceed? Thank you. Mr. Guban, ayon sa affidavit mo, si Henry ang nagpakilala sa iyo kay Nilo Abillera Jr. o mas kilala bilang Small na isang First District Councilor ng Davao. Tama po ba? Opo, Your Honor. Nung una kayo nagkita, tungkol saan ang meeting ninyo? Your Honor, tungkol po sa mga releases sa kargamento sa Bureau of Customs, Port of Manila at saka MICP. Pwede ko bang malaman ano ang dahilan bakit ipinakilala ni Henry sa iyo si Nilo Abillera Jr.? Your Honor, parang malaman lang na si Henry ay isa sa mga connected sa kanila. Sino kanila? Kaila Pulong, kay Mans. Also friend ni Michael Yang na talagang totoo na kaibigan si Henry. So, yun ang dahilan kung bakit pinakilala ni Henry si Mr. Nilo Abillera sa iyo. Yes, Your Honor. Isa po okay. Sa mga dahilan. Ikaw na rin ang nagbanggit na si Nilo Abillera Jr. alias si Small, ang nagbanggit na sila po ay trusted partner ni Mr. Michael Yang. Si Mr. Pulong Duterte at a certain attorney man Scarpio. Opo, Your Honor. And sinabi rin po ba niya nung kayo nagkausap na siya ang facilitator ng mga release ng shipments nila sa customs?
Sinabi niya rin po na luwagan na lang 'yung pagkanilang kargamento. Ulitin ko na nabanggit mo dito na mayroong shipment sina Michael Yang, Pulong Duterte at Attorney Mascarpio at trabaho ni Small o Mr. Nilo Abillera ang mag-facilitate nito. Sinisiguro ko lang yung kasagutan po Your ninyo. Your Honor, iba po yung facilitation. Siya lang ang nagsasabi kasi ang nagpa-facilitate po ng documents yan, iba. Siya lang ang nagsasabi sa part namin sa CIS, nakaibigan ang mga yan. At trabaho ni Mr. Abillera sa pagkaalam mo ang maglabas ng mga shipments nila. Yes, Your Honor. Okay. Na medyo mabilis para mabilis makalabas. Pwede po bang malaman kung ilang beses ilang beses finacilitate ni Mr. Abillera yung shipments nilang tatlo? Your Honor, isa po dun yung mga nawawalang container. Kaya hindi namin pinakialaman. Ano naman ang pakiusap sa iyo ni Mr. Abillera? Missing containers. Huwag nang pakialaman directly. Huwag nang pakialaman. So, ibig sabihin, sobrang luwag ang hinihiling sa iyo. Hindi po namin ibig sabihin kasi kami po ay nanguhuli or nag-alert so, sa labas. So, ang ibig sabihin nun, huwag mong hulihin. Yes, Your Honor. Okay. So, yung maluwag pala sa affidavit mo, huwag hulihin. Opo. Maliwanag? Opo, Your Honor. Okay. Pwede bang malaman kung maala-ala mo pa, saan nanggagaling ang mga shipment nung tatlo? Nina Michael Yang, Pulong Duterte, at Attorney Mascarpio. Malimit po, Your Honor, China. Saan? China. Sa China. Kung tatanungin po natin ang customs, kung meron pa silang records ng mga ito, meron pa kayang records? Your Honor, kahit 6 na taon na pa akong wala sa customs, tingin ko may file sila. Hindi po mawawala ang file ng customs. May records po yun. Siguro naman may mga logbook kayo doon sa customs. Opo, Your Honor. At saka computer. Lalabas po ba doon yung pangalan ni Mr. Nilo Abillera? Ano, Your Honor. Dahil records doon ay pangalan lang ng company. Pangalan lang ng... Ng company, ng consignee. Ng kumpanya. Or importer, Your Pero Honor. Yung kumpanya, malalaman natin kung sino ang may-ari. Pwede po, Your Honor. Pwede. Dahil sa accreditation, kung bogus man yun, nag-file sila ng iba-ibang pangalan. Nabanggit mo rin sa iyong affidavit na palagi kayong nag-uusap sa cellphone o telepono ni Mr. Abillera. Ano po ba ang ibang napag-uusapan ninyo? Your Honor, diretso, sinasabi niya na yung ganito, okay na yan. Baka pwede naman, pagbigyan mo na. Paano mo nalalaman na may kontrabando na laman yung mga shipments nung tatlong ito ni Michael Yang, Pulong Duterte at saka Mascarpio? Your Honor, there are several containers na hinahanap during the time. Nasa posto, pero alam ko custom police ang binigyan ng order. Kami alam ko rin yung kargamento. So sabi ko sa intelligence alam namin yan, pero ayoko nang pakialaman kasi may tawag siya. Alam din ba ito, itong impormasyon na ito na ibang tauhan ng customs? Your Honor, ang alam ko po, may records yan, may order ang commissioner para hanapin ang mga yan na nawawala. Uh-huh. Dahil hindi lang po yan tungkol sa droga, kundi pati po sa agricultural products, yung mga nawawala. Doon din sa affidavit mo, para bang dahil sa report ng nagkakaroon ng importation of illegal drugs, binigyan ka ng memorandum? Opo, Your Honor. Anong laman ng memorandum na yun? To monitor the importation of illegal drugs as per order ng nakakataas, si Director Albani ay binigyan po ako ng order. Tungkol dun sa magnetic lifter, paano napasok si Colonel Acierto dun? Your Honor, before kami yan nakuha, kami ay nagmi-meeting ni Colonel Acierto at saka si Colonel Pardo. Dahil nga sa akin ang order na i-monitor ang drug shipments. So bilang law enforcement din sila at kaibigan, sinabi ko baka mayroon naman silang maitutulong tungkol sa pag-monitor ng shipment ng illegal drugs. Binanggit mo yung pangalan ng Colonel Fajardo. Sino po ba siya?
Si Colonel Pajardo, Your Honor, the late Colonel Pajardo, wala na ngayon. Dati po yan, kasama din ni Colonel Acierto sa EDSOT, PAOC-TF. Dati rin po yan, siya ang director mismo during that time ng NCR PDEA. Nang alin? NCR PDEA. Ah, NCR PDEA. PDEA, opo. Okay. Shall we say, nakalagay na trading na nag-import ng magnetic lifters. Ano nang pangalan nun? Bicaba Trading po. Yung Bicaba Trading ba yun listed doon sa inyong authorized na listahan na pwedeng... No, Your Honor. May kapag-deal sa custom? Hindi. Hindi po. Matatandaan mo pa ba kung sino ang mga officials dito? Your Honor, during that time, yung consignee, hindi accredited, ibig sabihin po, walang accreditation sa BOC, hindi pwede mag-import. So, probably, yung Bicaba Trading ay single proprietorship registered po yan sa DTI. Ayon sa affidavit mo, ang nagmamay-ari sa record ng Bicaba Trading ay mga dummies. Sino ba talaga ang tunay na may-ari sa pagkaalam mo? Sa pagkaalam ko po, ginamit lang sila. Sinabi niya, si Punichi nakiusap sa kanya. Sino po ang gumamit ng kanilang pangalan? Pakiulit. Si Punichin. Punichin. Or mayroon pa pong ibang alias. Na si Punichin naman, sinabing si Michael Yang. Paano mo naman nakilala na si Punichin? Kalibin din po yan ng isang kasamahan nila na babae nila Bilasto Cabral Baraquil na taga Calapan City rin, Mindoro. Iyon ay importer-exporter sa customs. Importer po ang lumalabas sa kanila. Sa customs. Kilalang-kilala rin sila. Hindi po, Your Honor, kasi dyan lang sila ginamit. Kaya nga namin kinausap sila dahil hinahanap namin kung mayroon pang iba. So, transaction lang na ito, sila ginamit? Yes, Your Honor. Okay. At ano naman ang sinabi sa iyo para luwagan mo sila ni nung mga si Mr. Abillera, si Mr. Punichin? Dahil yan po ay kanila naman, aayusin nila. So, ibig sabihin, wag mo nang hulihin, bayaan mo na lang. Dahil yan ay kila Mans Pulong at Michael Yang. So, ibig sabihin, ginagamit nila yung pangalan ng tatlo. Opo, Your Honor. Si Michael Yang, si Pulong, at saka si Attorney Mans Carpio. Yes, Your Honor. Okay. Ang susunod kong kwan is yung parte ng affidavit mo na nung ikaw ay na-contempt, nakulong ka, di ba? Opo, Your Honor. At sinabi kanina sa pagtatanong, binisita ka ni certain Mr. Paul Gutierrez. Yes, Your Honor. Tama. Bakit ka binisita ni Mr. Paul Gutierrez? Para takutin at sabihin na huwag sabanggitin yung mga pangalan na yun. Noong panahon na yun, sino si Paul Gutierrez? Your Honor, ang pagkakaalam ko lang po, the ACDC man, reporter, writer, kolumnista ng tabloid. Reporter at writer, nakakapasok doon sa detention cell mo para takutin ka? May kasama po, na empleyado ng Blue Ribbon Committee. Ano no? May kasama. May kasamang staff ng Blue Ribbon Committee ng Senado. At nanumpa ka. Opo. Mr. Guban, ang bumisita sa iyo, si Mr. Paul Gutierrez, para takutin ka at kasama staff ng Blue Ribbon ng Senate? Yun po ang nagpakilalang una, yung staff ng Blue Ribbon. Yun ang kumatok at nagsabing Blue Ribbon to. Then saka po sumunod pumasok. Pagbukas ko, yun pala ay nandoon sa Paul Gutierrez. Matatandaan mo ba kung sino yung mga staff ng Senate na yon, ng Blue Ribbon? Isang babae lang po, Your Honor. Hindi ko na matandaan yung pangalan. Pero sa mukha, baka makita ko pa. Matandaan ko pa. Yung bang pinagkulungan sa iyo, may CCTV? Your Honor, sa baba, kayo nga po, sabi ko baka pwede ma-request. Yung parking ng Senado, alam ko may CCTV. So, I request, Your Honor, na sana madala. Okay. At si Paul Gutierrez, the whole hearing ng Blue Ribbon, nandoon yan.
yung pagbisita sa iyo ni Mr. Paul Gutierrez at takotin ka, sinabi ba sa iyo, implicate mo si Colonel Lacerto? No, Your Honor. Ano ang sinabi nila? Sinabi lang na wag mong babanggitin yung mga pangalan na yan. Ah, wag mong banggitin yung pangalan ng tatlo. Okay. Paano naman nagamit si Mr. Paul Gutierrez? Meron ba siyang amo? Sabi niya, si Benny Antiporda. Siya din na nagsabi na kaibigan ni Michael Yang, si Benny Antiporda, treasurer or secretary, officer sa National Press Club. Sa kanya po yun ang galing yun. Si Paul Gutierrez ang nagsabi noon. Yes, Your Honor. Nabanggit mo rin kanina, narinig ko, yung pangalan ng isang Benny Antiporda. Opo. Ano naman ang parte ni Benny Antiporda dito sa salaysay mo? Bilang media man at boss, kaibigan ni Paul Gutierrez at kaibigan nila Paul Yang, Michael Yang at saka nila Pulong. Si Paul Gutierrez din ang nagdagdag niyan eh. Siya ang nagsasabi ng mga kaibigan niyan, Malacanang niyan. Siya po din ang nagsabi, kaya naku-confirm ko mismo galing sa bibig niya. Okay. Mr. Chair, Mr. Chairman, wala na po kung may tatanong muna dito sa resource person na ito. Baka sa susunod na hearing natin. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Chairman Acop. The next to interpellate is Congressman Salo. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon sa iyo, Mr. Jimmy S. Guman. Nabanggit mo po rito sa affidavit mo na ikaw ay Customs Intelligence Officer. At binabanggit mo po rito na duties and functions mo consist of monitoring, profiling, and recording of importation of goods as well as intelligence works. Ano pa po ba yung kasama dito sa trabaho mo? Kasi nag-iisip lang ako, bakit ikaw ang kailangan kinausap? No, ikaw ang kinausap ni na Henry, ikaw ang kinausap ni na Nilo Abelera Jr. as a small. Ano po ba yung nakapaloob doon sa role mo? Ano po ba yung meron ka para Honor, kausapin kanila? Your Honor, during that time po, I was already designated as the OIC Chief ng CIIS, Bureau of Customs, Port of Manila. Then during that operation, ako rin po, Your Honor, halos team leader na nagre-represent sa Bureau of Customs. Kasama ko po yung PDIA, may counterpart ang PDIA. So, alam nila na ang decision or pwedeng gawin ay manggagaling sa akin dahil ako ang nakakaalam ng customs. Sa loob mismo ng customs. So, ibig sabihin, sa mga panahon ito, ikaw ay may kapangyarihan. May otoridad ka para i-release ang isang shipment. Tama po ba? Yes, Your Honor. Okay. So, kapag kinausap ka nila, binanggit mo po rito na luwagan mo, sabi ni Small sa'yo, sa paragraph 4, always talk to me over the phone and sought my help in the release of your shipments to which I acceded. Meron po ba silang, ano po yung kapalit kapag kinakausap ka nila? Isang pakiusap lang po ba yon o mayroon silang offer or anything para pumayag ka doon sa kailang request? Your Honor, may kapalit, tago-offer, pero nire-reject po namin kasi napakalakas ng ginagamit nilang pangalan. Pwede mo bang banggitin dito kung ano po yung mga offer na yan kung sakali? Konting suhol para luwagan. Pero sabi ko nga, hindi ko tinamin yan tinatanggap dahil ang impluensya at napakalaki. At hindi rin bagay na dapat gawin. So pakikisama na lang ang ginagawa namin. Okay. So ibig sabihin, niluluwagan mo, pumapayag ka doon sa kailang pakiusap bilang isang pakikisama. Although, opo, may binabanggit ka rin na consideration. Except that, sabi mo, dahil malalakas yung mga pangalan na binabanggit, hindi ka pumapayag na tanggapin. Yes, Your Honor. Nabanggit mo dito sa paragraph 5, our office received reports from our confidential informants, usually bodegueros and pahinantes of the shipments facilitated by Consular Small Abelera, that illegal drugs were mixed up with the said shipments. Nung nalaman niyo po ito, ano po yung ginawa po ninyo? Your Honor, yan nga pakiusap, kaya pikit-bulag ka na lang doon sa mga shipment nila. Pikit-bulag ka na lang, bayaan mo na lang mawala. Kaya nga, ito na lang ang pinukusa namin na isang shipment. Kaya nga, nagiging missing containers na lang. Sa recollection mo, gaano karaming shipments o ilang beses po sila na nakapagpapasok ng shipment? Your Honor, as per reports, that is about, sa Port of Manila po, 700 more or less
containers. Yan po ay on record. In a span of, gano'ng katagal po yung 700 shipments po na yan? Bago lang po si Commissioner La Peña, about 2 or 3 months. 2 to 3 months, may nakapasok na 700 nakalusot shipments. Nakalusot po, mga palating at nakakalabas na walang nakakaalam kundi sila lang. At sa iyong pagtaya, doon sa mga 700 shipments po na yon, ilan sa tingin mo ang may nakasama na illegal drugs? Your Honor, ang ano namin noon, assessment namin, 50% may palaman. So, ibig sabihin kung 700 shipments in that span of period, at 50% may laman, 350 shipments may laman na illegal na droga? Yes, Your Honor. Chabu. Base po sa pagtaya po ninyo, gaano karami usually yung laman ng isang shipment na illegal drugs? Your Honor, hindi ko ma-determine ngayon, pero ang nagde-determine niyan yung PDEA. Nanggagaling na sa kanila ang assessment pag nakakalabas na. Kaya nga ho, pinupokpok ng PDEA ang customs. Yung Customs Intelligence Deputy Commissioner, pinupokpok naman yung director. Then sa amin naman binababa yung order. Doon sa 700 na binabanggit mo kanina, 350, dahil 50% yung nakakamay laman, mayroon ba kayong finlag doon? In-stop kahit na isa? No, Your Honor. Hindi ko talaga nakialam sa kanila. Dahil nag-project na lang kami, yung sinabi, para na lang dito sa isang project. So, ibig sabihin, lahat po yon, nakalabas po yon, malaya na naka-circulate? Nakalabas, Your Honor. Okay. Malalam mo po ba kung anong period po ito? Anong taon? Anong buwan? 2018. Dito sa sinabi mo, sa paragraph 7, on account of our intelligence works, various shipments were alerted. And in various occasions, Counselor Small requested me, luwagan mo yung mga shipments na yan. Alam mo naman na kina Michael Yang, Pulong, at Mansian. Apo. Kailan ka kinila kinausap tungkol po rito? Your Honor, halos ano naman kasi, mula pa ng pagkaupo nila eh. 2017, nandoon doon na sila. So, halos yung telepono, about 3 times kami personal na nagkakilala, nagkakwentuha, then by phone, tatawag, pare, meron kami dyan. So, ibig sabihin na meron kami dyan. Ayaan mo na, sabi ko, uwi na lang tayo, huwag na natin pakialaman yun. Sabi mo na appoint ka sa OIC. Sino ba yung ikikredit mo doon sa position po na yon, sa appointment mo po na yon? I was designated, Your Honor, as Port of Manila CIIS. Ang nag-appoint sa akin ay yung recommended ako ng director ng CIIS. Then the order was approved by the commissioner of the Bureau of Customs. Sabi mo rin dito sa paragraph 8, said container shipments were reported missing while on hold and alert status in POM and MICP as well as other international ports in the country, prompting the House of Representatives to invite Customs Commissioner La Peña and to shed lights thereon. Hindi ko lang makuha po yung relasyon po ng paragraph 7 at paragraph 8. Alin po ba yung tinutukoy po niyo dito na nawawalang shipment? Yun yung during that year on honor na mga nanawalang mga missing containers na nai-involve sa kanila. Yung around 2018, early 2018 na bagong upo si General La Peña. Mga ilang shipment po itong tinutukoy po ninyo na nawawala? Yan po yung honor na pagbinilang sa containers, around 700 containers. Yung shipments, hindi na ho namin kinukuha, hindi na namin pinakikialaman. Then, paragraph 9, binabanggit po nyo dito na may mga overstaying cargoes. One of which was the Vicaba trading shipment. Opo, Your Honor. Anong relasyon po noon doon sa naunang mga nawawalang shipment? Isa po yan, Your Honor, sa tatrabahuin nila na pumutok na, na tinatrabaho. Ibig sabihin, nalaman na ng ibang tao sa custom, sinatrabaho na namin at tinututukan na dahil nalaman ko na ngayon through sa mga dokumento sa Bureau of Customs na may overstaying na bakal at yun ay tinik na namin diretso. Tinik na po namin. Ibig bang sabihin po ito, nire-report ninyo as missing pero the fact is unaccounted for lang, doon lang siya sa loob? Yun pong iba po, reported nyo na missing yan po ay overstaying. Ibig sabihin nasa loob pa ng port. Pag missing na, ibig sabihin nakalabas na sa port. So, iba po yung mga shipment na binabanggit po ninyo na nawawala dito sa mga overstaying? Opo, iba po yun. At dito sa overstaying po na ito, ito yung
nahanap po yung, nakita po yung shabu. Opo. Na nakapalo po sa lifter, magnetic lifter. Magnetic lifter. Opo, Your Honor. Paano nyo nalaman na may shabu po doon sa shipment po na yun? Your Honor, coordination na po yun. Ang nag-assist ng information kami at saka si Colonel Acierto at si Colonel Pajardo yung Pidilla. Kasi we are working together. So nung nalaman po ninyo na mayroon pong laman po yon, ano po yung naging action po ninyo? Tinutukan na po namin yun. Yung isa na yun na matagal na, dapat more than 30 days na, tinutukan namin, gumawa na kami ng official report para aprobahan ni Commissioner at maibaba, ma-verify ko nandyan pa at ma-open, mabuksan yung container na yun. At na-verify po ninyo na sa Vicaba po ito? Yes, Your Honor. Siya yung importer. Then, nung binuksan po ninyo, ano po yung lumabas? Yun po yun. Lumabas na yung magnetic lifter, binuksan ang magnetic lifter. In the presence po yan, together with Pidilla, na lumabas na rin po yung shabu. Nung makita po ninyo na ganun, ano po yung sumunod na ginawa ninyo? Your Honor, hindi na po namin trabaho yun. Pidilla na po ang trabaho nun. Kaya tinurn over po na sa Pidilla. So, tinurn over po sa Pidilla? Oo po, dahil positive na ang drug shipment. Ngayon, nagkaroon po kayo ng kaso. Anong kaso po yung final po sa inyo? Saan related po yung kaso po na yon? Related po dyan, conspiracy to import drugs. Yung droga na po yan, pinalalabas na kami ay kasabwat sa importation na yan na hinuli namin. Nakasabwat ka ng Vicaba? Ng Vicaba. Kung sinasabing kasabwat ka sa Vicaba, sino-sino ang kasama mo na nakasuhan? Your Honor, kami lang tatlo at saka yung Vicaba, tatlo, din Chinese. Hindi po ako, yun lang po. Tatlo kami, si Colonel Pardo, Colonel Acierto, ako, yung tatlong nawawala ngayon. Si Binasto Cabral Baraquel, Lakigan, Katipan, din I think Chinese, to Chinese, na pareho hong may mga standing warrant. So yung mga kasama mong nakasuhan po rito, yung mga importers din? Tatlo doon sa mga importers plus tatlo po plus kayo. Plus yung Chinese, apo. Kailan po kayo kinasuhan? Your Honor, ako po ay witness sa legislative noon sa Blue Ribbon. So ongoing yung kaso, 2018, 2019 po ako, I think to early February, March, may pinailan po kami ng kaso. Then I was arrested, I think that was April 2019. Then kailan po kayo na-convict? Kinonvict po kami after 4 years. Last year lang o. Alam ko po na pasok po kayo sa Witness Protection Program before. Your Honor, hindi po yata in-effect ang Witness Protection Program noon. Yung RA 6981, hindi po binabanggit pag binabanggit namin. Sa Department of Justice, pag binabanggit namin, parang hindi nila pinaniniwalaan. Even sa court, during the trial, we are insisting that I am a witness during that time. I was a witness in the legislative Blue Ribbon Committee hearing. Wala pong nag-comment. Kaya nga ho, gusto ko dito ilabas dahil baka kako yung batas, sarado na, hindi na effective. And that is also why, Your Honors, na sana ho, yan ay matulungan ako na yan po ay maging effective. So ibig sabihin, hindi po kayo naging witness? Ako, I think April din, nung isinerve yung warrant, tinanggal ako sa WPP, dinala ako sa NBI. So lumalabas dito na yung Vicaba, nung kausap mo itong si over the phone, itong si Mr. Pony Chen. Babae po ba ito, lalaki? Lalaki po. Lalaki. Yan po yung kalibinong Katipan. Ito po yung binabanggit din po ninyo na Chinese? Na Chinese po, na ginamit si Vicaba. Yun ang nakiusap kay Binasto Cabral Baraquel para gamitin yung Vicaba trading, maging consigning. So kasama rin po ba siya sa kinasuhan? Kasama din po yun sa Chinese. Kasama niyo pong na-convict? Kasama din po yan na may standing warrant ngayon. But the same time, siya rin po yung nagsabi po sa inyo na huwag ikaw matakot kasi sila Man Scarpio, Pulong Duterte at Michael Yang ang may-ari ng shipment. Yes, Your Honor. Itong mga binanggit po niya, lumabas din po ba ito sa pagdinig sa inyo sa kaso?
No, Your Honor. Bakit itong binabanggit mo po ngayon, binanggit mo ba ito sa kaso? Sinabi ko lang po yan, No, Your Honor, hindi ko diniretso ang pangalan ng mga taong yan kasi inaantay ko po yung ganitong fora. Dahil kung doon ko yung gagawin sa judicial affidavit ko na sinabi ko na bakit yung tatlo nahuli, nawawala, bakit ako ang nakakulong? So I am supposed to mention that three person, Your Honor, pero baka lalo mapadali kagad ang buhay ko. Sabi ko, kailangan mag-isip muna ako kung paano at kung saan ko sasabihin. Kaya sa judicial affidavit ko, Your Honor, sa RTC Branch 35, nakalagay po yun doon na binabago ko ng statement ko at sinasabi ko rin po, hindi ko po alam na may hearing na ganito. For your last question, Congressman Salo. Panghuling tanong, ngayon na nandito ka at sinisiwalat mo lahat ng mga bagay nito sa nakasulat sa affidavit mo, anong in-expect mo? I am seeking for truth and justice, Your Honor, na matulungan po ako nitong kagalang-galang na committee para po ang taong bayan ay maniwala sa atin na ang hustisya ay hindi lang para sa maimpluensya at mayaman, na ang hustisya ay para sa lahat. Hindi kung sino ang gusto nilang apihin, ay aapihin nila. At ang batas ay hindi na-implement. Remember, Your Honor, a witness ng Senado ngayon ay nakakulong for more than 5 years mula sa City Jail o NBI hanggang Biocor. Halos ngayong September, 6 na taon na po ako nagdurusa, Your Honor. Maraming salamat po, Mr. Chair. Just a manifestation. Marami pong binanggit po si Mr. Jimmy Esguban po rito. I would manifest, Mr. Chair, na tawagin din po natin sila sa pagdinig po nito, kagaya po ni na Mr. Councilor Nilo Abelera Jr. as alias Small, kung possible si Pony Chen na binabanggit po niya sapagkat siya po yung nagsabi at nagbanggit ng mga pangalan na may sama po sila sa mga susunod na pagdinig. Maraming salamat po, Mr. Chair. Yeah, thank you, Congressman Salo. Yes, at the proper time, before we adjourn in this committee hearing today, the Chair would like to ask for a motion as to who the personalities we wish to invite in our next scheduled hearing of the Quadcom. Thank you, Congressman Salo. Next to interpret is Congresswoman Jam Baronda. Thank you so much, Mr. Chair. Since we're talking about war on drugs and at the same time human rights, I may be allowed to ask question regarding the... This is regarding HOR number 1346 and HOR 1351. Previously... Congressman Baronda, may I know? That's a House resolution. Yes, Mr. Chair. And is this related to the Yes, issue? Of course, Mr. Chair. This is somehow related to war on drugs and human rights. Okay, you have 5 minutes. Thank you so much, Mr. Chair. Mr. Chairman, I read the summary of Chairperson's report on HR 1346 and HR 1351 that Police Colonel Cherto previously included Michael Young in 2017 report to the PNP as a person with known links to the illegal drug trade. Despite the said report, nothing was done by PNP against Michael Young, knowing that he was then close to the former president. I recall that it was also in 2017 that former president described our city as the most shabulized city in the Philippines. Such labeling made by the former president caused much shame to our city and to its resident. And I would like to direct this question to PDEA and PNP. Does the record support the claim of the former president in 2017 that Iloilo City was the most shabulized city in the Philippines? PNP? The question is directed to the Philippine National Police. May we be clarified, Your Honors, as to what kind of report that is? My question is, does the record support the claim of the former president in 2017 that Iloilo City was the most shabulized city in the Philippines? Or can you please answer or give me some proof or number of top 50 list
of cities and provinces the case on drugs at the same time list of officials of Iloilo City that's included in the list in the war on drugs? I am asking this, Mr. Chair, because my city has been linked to the as I was been called as the most shabolized city of our country. The most shabolized city of the country. Shabolized. Yes. Shabolized. Yes, Mr. Chair. Ang tanong ko, Your Honors, Mr. Chair, our apologies that we cannot respond to the question as of this time in the absence of the record that being referred to, Your Honor. Mr. Chair, kasi I can recall previously that in a public forum that was held on August 8, 2017, with the original director then, Gil Pabiona, and Iloilo City Director Senior Superintendent Remo Zacarias Canieso categorically declared that former Mayor Jed Patrick Mabilog was never included in the list of personalities engaged in the illegal drug trade or protector. Again, my question, Mr. Chair, to PDEA and PNP, is whether former Mayor Jed Patrick Mabilog was included in the list of individuals engaged in the illegal drug trade or drug protector? PNP, please respond. Your Honors, if you would allow us to refer later on the question with the Directorate for Intelligence as this matter referred to list probably with respect to the personalities involved in illegal drugs, as I believe. Thank you, Your Honor. Mr. Chair, gusto ko lang po na malaman kasi sinasabi ko ito. Kasi Mayor Jed Patrick Mabilog is known to be the number 5 world mayor, and he was able to gain many awards and recognition both internationally and locally. Kaya lang naman umalis si Mayor Jed because of his fear of his life. Umalis siya after attending a summit in Japan. Because he was advised not to come home. Kasi alam naman natin na very vocal ang dating presidente na si Mayor Jed Mabilog na yan. Pilit na ina-accuse na protector ng droga. Although, sa buong city of Iloilo, alam namin na hindi totoo. And there were several instances in an event, especially in the 145th founding anniversary and second Kalahi Festival ng Bulwagang Kalahi ng Tarlac, na sinabi niya na pag bumalik si Mayor Jed, papatayin ko yan kasi drug protector yan. But up until now, wala kaming may nakita or listahan from PDEA or PNP na si Jed sangkot sa illegal drug trade or protector. Ang gusto ko lang malaman dito, Mr. Chair, we need to give due recognition or kailangan natin, kumbaga, ang mayor nga namin, most outstanding mayor, mahal ng tao, maka-Diyos, walang problema sa droga, naging biktima ng human rights. Paano na lang po yung mga empleyado na tulad ni Mr. Guban, tulad ng iba, na hindi nabigyan ng hustisya? Mr. Chair, you know what? Siguro kung gustuhin man ng Quad Commission na ito, I might be able to convince Mayor Jed na umuwi so that we can also ask for his statement anong nangyari sa kanya to shed light sa war on drugs na issue ng Iloilo na hindi naman. Alam mo kasi yung Iloilo known as City of Love, hindi po shabolized city. So it is also our obligation now as the first
Congresswoman of the Lone District of Iloilo City to clear the label given by the former president to our city in 2017 as the most shabolized city in the Philippines, Mr. Chair. The manifestation of Congresswoman Baronda is noted, and at the appropriate time, the committee, the QuadCom, will discuss and perhaps come up with a resolution in order that the shabolized tag issued to the beautiful city of Iloilo will now be reconsidered with the action by the QuadCom. We still need more time to discuss this, and we do hope that in the subsequent hearings of the QuadCom, we'll be able to tackle that particular issue. Yes, again, Mr. Chair, thank you so much. And I would like also to reiterate that I would like to ask PDEA and PNP if they can give the list of top 50 cities and provinces in the Philippines in 2017 with the most number of drug-affected barangays. And second, list of elected local government officials in the city of Iloilo that were included in their drug list in 2017. Okay. If we can have, if we can have it by next week, Mr. Chair. Yes. May I ask that PDEA comply and Philippine National Police comply with the request of Congresswoman Baronda. Thank you so much, Mr. Chair. I look forward in clearing the name of Iloilo City from Shabulay City to again Iloilo City, City of Love. Thank you so much, Mr. Chair, and the rest of the chair of this committee. Thank you, Congresswoman Baronda. Comsec, please follow up with the PDEA and the Philippine National Police the request of Congresswoman Baronda. Now, the next to interpellate is Congressman Johnny Pimentel. Congressman Pimentel, you're recognized. Mr. Chair, let me wait for Mr. Jimmy. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, ang tanong ko po ay para kay Mr. Jimmy Guban. Jimmy, Mr. Chair, dito sa affidavit mo, marami kang binanggit na mga personahe. At kailangan natin isa-isahin to. Kaya tatanungin kita para makita natin ano ba ang mga role ng mga ito so that for the next hearing, makita natin kung sino mga imbitahin natin sa mga binanggit mong mga personalidad, ano? Itong si Henry, paano mo nakilala ito? Isa rin po yan sa mga negosyante sa BOC na paminsan-minsan nakukuha ako ng mga information regarding importation. So, pero Henry lang ang nakalagay dito. Wala ka talagang full name na nakuha sa kanya. Your Honor, pag kami, sa labas po ako, mahirap po mag-alala pag nasa loob ng kulungan. Kasi ginawa ko po ito, nasa kulungan. Pero ito, namumukhaan mo ito. Yes, Your Honor. Matagal na itong si Henry gumagalaw sa customs. During that time, Your Honor, at saka may mga tao naman. So, meaning, Mr. Chair, matagal na itong si Henry nangangalakal dun sa loob ng customs. Negosyante, Your Honor. So, palagi mo, Jimmy, Mr. Chair, itong si Henry, nandun pa ito, nangangalakal pa ito dun sa loob ng customs, o nung pagputok nitong magnetic lifter, huminto na rin ito? That is what I would like to verify, Your Honor, dahil wala na nga po akong connection sa labas nung makulong ako. In this connection, Mr. Chair, hindi po natin makuha yung totoong pangalan nitong si Henry. Pero he's one of the main actors dun sa pidabit ni Jimmy. May request the Comsec to invite na lang yung president ng Brokers Association sa Customs
or whoever na may link natin itong si Henry, importante ito eh, kasi itong unang contact ni Jimmy Guban. He's the first person na na-transact niya para mabuo itong pagpasok ng magnetic lifter. But at this point in time, we really don't know who is this Henry. Baka naman po alam, ano ba to? Broker ba to, Jimmy? Para influencer din po. Pwede, nagpipinance. But anyway, Your Honor, pag nandito po ako siguro sa labas, with the help po ng kagalang-galang na to, sabi ko nga, I can contact siguro ngayon. Then pili ko yun makiusap at pakiusapan po na samahan ako dito sa Kongreso. So, Mr. Chair, hindi mo talaga alam, Jimmy, kung ito broker o fixer lamang? Honor, mas madali na fixer para maintindihan. Nagpipinance, nagninegotiate, nagtatransact. Pero hindi sila... Eh, sinong kilala mo na kilala itong Henry? Na sa tingin mong kilala itong si Henry? Marami po, Your Honor. Pero doon na lang po muna ako mag-ano kay Mr. Henry, Chinese. Kasi yun na nga, kailangan natin. Anyway, we will try to conduct a further investigation. Apo. And then probably, during one of these days, uupuan natin po yan para makuha talaga natin. We will seek help from the customs itself. We will seek help from the Brokers Association para matunto natin itong si Henry. Apo, Your Honor. Okay, Mr. Chair, Jimmy, sunod po natin yung ito ay talaga ang pinaka-importante na tao dito sa mga personalidad na sa affidavit mo. After nakilala mo si Henry, pinakilala ni Henry sa'yo yung First District Councilor Nilo Abellara Jr. Ito yung si Apo, Small. Yun, saan po kayo nagkita? In fact, Your Honor, sa bar. Saan? Sa bangko? Bar. Bar, restaurant bar. So, nag-facilitate nito, to put it in context, si Henry nag-imbita sa'yo, nag-set ng appointment, nagkita kayo dun sa bar. Apo, ni Small. So, nung pag-upo ninyo, pag-usap ninyo, pag-meeting ninyo, sinabi na kagad niya sa'yo na may ipapasok kaming kargamento. Your Honor, kwento-kwentuhan muna. Kunting pakilalas, ano siya sa Dabaw, sino siya sa Dabaw, anong trabaho niya, anong magagawa niya sa akin. So, Jimmy, Mr. Chair, sa first meeting ninyo, hindi pa niya sinabi na magpapasok sila ng kargamento. Sinabi na po, kaya lang mahaba po yung meeting namin. Halos sinabot kayo madaling araw. So, yun na nga. Pero at the end of the day, dun sa dulo, sinabi na niya na ang pakay niya sa'yo, eh, magpapasok sila ng kargamento. Opo, Your Honor, at nakatulungan din si Henry. Okay, humingi ng tulong sa'yo, Jimmy. Opo. Ngayon, yung unang meeting ninyo, binanggit na ba niya si Michael Yang, Tulong, o si Manz? Binanggit na ba niya? Hindi pa. Your Honor, yan po ang nare-represent niya. Hindi, pero doon sa meeting ninyo. Binanggit niya po. Binanggit na niya. Yes, Your Honor. Sinabi niya na ito ay ang magpapasok nito, itong tatlo ng itong kargamento. Opo, Your Honor, binanggit niya kung bakit siya nando doon. Representative siya ng mga taong yun, Your Honor. Doon sa pag-uusap ninyo, Jimmy, Mr. Chair, wala ba siyang binanggit na, Jimmy, ito, magpapasok tayo, negosyo ito, commercial ito, meron ka dito, wala naman siyang binabanggit na ganon. Your Honor, nakakatakot po, kaya ang usapan na lang namin, biruan na lang. Kaya tuloy lang ang transaksyon nila, tuloy ang ligaya, hindi na po kami nakikialam kung ano meron doon. So pagkatapos ng first meeting ninyo doon sa bar, Jimmy, Mr. Chair, may sunod pa na meeting na nangyari. Opo, Your Honor. Konting kwentuhan ulit, konting bar ulit. Kaya mga kwentuhan. Tingin mo, kung maalala mo pa, Mr. Chair, mga ilang meeting ang ginawa ninyo? Your Honor, about 3 times, 2018, siguro ko, isa o dalawa. Mula pa 2017, Your Honor, mga tatlo o mga tatlong beses. Opo, Your Honor. Sa tuwing magmi-meeting kayo, Mr. Chair, palaging nandyan yung Henry. Opo, Your Honor, dahil siya po ang nag-i-invite. Mr. Chair, in this case, we have already established in this hearing, based on the testimony of our resource persons, that this Small or Councilor Nilo Abellara played a big role in the facilitation of the entry of this drug. So therefore, Mr. Chair, may I request the committee to invite Councilor Nilo Abellara. I don't know kung Councilor pa ito. So,
be put it on record that this representation would like to invite Mr. Nilo Abellera Jr., Mr. Chair. Yes. So later on, we will be putting all these personalities that we're going to invite. Hindi, si Abellera identified na talaga ito eh. So, okay. Ito is, talaga, is that, ito po, Mr. Chair, ang ka-meeting talaga ni Jimmy. Is that a motion? Yes, I move that, Mr. Chair, I move that we invite Mr. Nilo Abellera Jr. There's a motion to invite Councilor Nilo Abellera Jr. Jr. I second. Also term. Known as Small. Also known as Small. I second the motion. There's a second motion. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. Mr. Chair, Jimmy, isa pong wait. Yes. You want to interject, no? Mr. Chair, we made a statement a moment ago that we are going to make a motion later on of all of those that have been mentioned to be invited. So may I request that we, for a while, so we'll be asking Congressman Pimentel to first refrain from inviting and having a motion to invite those personalities because after the interpretation of all the members who want to ask questions, we will be moving to invite all those personalities. Okay, I agree with that. So, pero since it's an omnibus motion, Mr. Chair, pero kailangan identified natin yung mga imbitahin natin. So, this representation would like to invite, be included in the omnibus motion, si Mr. Bidasto Cabral Baraquiel. Mr. Chair, be put it in record na isa ito na personalidad na imbitahin natin. And then si Mr. Pony Chen. Mr. Chair. Pony Chen. Okay. The omnibus motion eh. Isa po isama na nila doon. The omnibus motion did not mention okay. The personalities. Please take note of the names of the persons that the committee will invite in our next committee okay, hearing. And we will make that motion and approve the same at the proper time before we adjourn this committee hearing today. Okay, thank you, Mr. Chair. May I proceed? Jimmy, binanggit mo, nung nag-meeting kayo ni Small, sinabi niya talaga sa'yo na ang ang magpapasok dito business partner niya. In this case, Michael Yan, Pulong Duterte, and si Man Scarpio. Talagang binanggit niya yung pangalan or was it just implied? Direkta bang sinabi yung mga pangalan talaga sa'yo? Binanggit niya po ang mga pangalan na yun. Ilang beses dun sa meeting ninyo? Dun sa tatlong beses na nag-meet kayo, tatlong beses niya binanggit. Alam niyo po, pag nag-meeting kami yan, inaabot kami ng alas 5. Ako umaalis na, sila nandun pa. Kasi ang sabi niya lagi, alas 7 pa ako babalik dahil sila nagiinom pa at kasi yung dalawa. So, umaalis na ako. Yun lagi, halos magdamag. Hindi yung oras na po yun na magkakasama kami, yun lagi ang usapan. Pero, Mr. Chair, and for the benefit of everyone, ako ay naniniwala talaga dito sa statement ni Jimmy Guban. Bakit po? Itong si Small is very close. Councilor po ito ng Dabao. So he is very close to the personalities na binanggit ni Jimmy Guban. So in that note, I really believe his statements. Ngayon, thank you po. Wala bang pagkakataon, Jimmy, na sa mga meetings niyo, hindi kayo nagkita ng mga business partners ni Small? Your Honor, ako na po ang nag-avoid. Kasi bilang empleyado, at regular po akong empleyado ng customs, iniiwasan ko po na ma-influensya na ako at ang todo ng administrasyon na yun. Kaya po, sabi ko, tama na, okay na kako, nag-uusap na tayo eh. Okay na kako yun, sabi ko, kaibigan. So normal na po, hindi na po ako nakikipano na makaharap po sila. Hindi naman po nagkaroon ng pagkakataon na kayo ay kinasusap ng tatlong business partners niya? Hindi. Hindi po.
Matapos yung meeting ninyo, dito sa pidabit ni mo, anyo, Jimmy, sinasabi nyo na ilang beses kayo tinawagan ni Small. Yes, Your Honor. So, after nung meeting ninyo, wala na na-out na si Henry, si Small na talagang tumatawag siya direkta. Opo, Your Honor. Pag may nalalaman kagad sila na information that I will be working with those container that was released or missing, yun na kagad. Dahil alam po nila na operatiba po ako ng CIIS. I have a team, I am handling a team. Team leader po ako, nagtatrabaho po ako sa bureau. Mga nakailang tawag po siya, Mr. Chair, si Small. Marami po, kaya lang yung cellphone ko sa loob ng 5 taon, wala na po. Kundi lang po sana nasira at nakulong ako, masabi ko po kung ilang beses tumatawag sila. So in short, Mr. Chair, itong si Small or Councilor Nilo, ito talaga ang ikangang sundalo. Ito Opo. Talaga ang nag-facilitate in behalf ng tatlong business partners niya. So kailangan po, Mr. Chair, na ito ay sumipot doon sa next hearing para malaman. Since ito naman po binanggit ninyo during the hearing at sa doon sa kaso, Jimmy, bakit hindi na isama itong si Councilor Abellera doon sa kaso? Eh, very clear naman siya nag-facilitate. Your Honor, wala naman po sa kanila. Ako po ang kinasuhan eh. Kami ang kinasuhan. Wala po sila, Michael. Hindi ko pa po nilalabas yan during that time. Then, Mr. Chair, that is a big injustice to Jimmy Guban, considering na ito talagang may kasalanan. Wala ka namang kasalanan rito. Ngayon, Mr. Chair, puntahan natin yung Bidasto Cabral Barakil. Kasi ito naman po yung kikonsign eh, hindi po ba? Opo, Your Honor. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, nakausap mo ba itong si Barakil? Nakausap ko po yan sa Tropon, si Hernan Abarrio. Doon pa sa Calapan City sila. Personal mo po ito nakausap? Si Hernan Abarrio po ang kumausap dahil wala na po kaming oras noon. Dahil si Hernan, taga roon din sa Calapan. Inamin po ba niya nung nag-usap sila na siya talaga ang consignee nung magnetic lifter? Your Honor, sa testimony niya po, doon sa Senado, inamin niya po mismo. May tiis in po yun. Sa susunod po, siguro, Your Honor, madadala ko po yung copy ng Blue Ribbon Committee hearing. Nandoon po ang tanong mismo, tanungan nila. At sinabi rin po ng chairman doon na dapat pailanan ng kaso. Eh, tignan nandun mo. Doon po yun, Your Honor. Mr. Chair, based on the testimony of Jimmy, inamin ni Barakwel na siya talagang consignee. So that is why there is really a need for this Barakel to appear on this during the next hearing. Ay, itong si Pony Chen, nakausap mo ba ito personal, Mr. Jimmy? May pun din po, Your Honor. Doon sa pagpunta ni Hernan Abarrio. Ano naman ang role nitong si Pony Chen, Mr. Chen? Yun, Your Honor, yun yung gumamit kay Mr. Barakel ng pangalan. Bali siya ang kausap dito para ayusin ni Barakel ang kargamento at sa kanya ang ginamit na pangalan. Yung Bicaba Trading ay pangalan ni Bidasto Cabral Barakel. Si Pony Chin ang nakiusap sa kanya. Eh dito po tayo kay Deputy Collector Mangawang, Jimmy. Personal mo ba ito na nakausap? By phone po, Your Honor. Nung tumawag po yan sa akin nung gabi, at doon ko rin po naalaman na yung nga ang tumatawag din sa akin, si Benny Antiporda. Hindi po kami nag-uusap niyan kahit po kapareho kaming empleyado ng customs. Eh, nung gusto niya? Gusto niyang pakawalan yung shipment? Wala naman pong sinabi, kundi yung kargamento lang na tungkol doon kay Benny Antiporda. Sandali, ulitin mo nga, Mr. Jimmy. Ano ang pake ni Deputy Collector Mangawang? Kasi itong si Deputy Collector Mangawang, I understand, is still with the Bureau of Customs. Eh? Yes, Your Honor. In fact, I think the Deputy Collector Mangawang is now a full-fledged collector yata eh. Apo. So, ang kaya, before I invite her to this hearing, gusto kong malaman sa iyo, ano ba talaga ang sinabi niya? Gusto lang naman niya nakausapin ko si Benny Antiporda. Dahil hindi ko po kilala si Benny Antiporda. So, nagkausap ba kayo ni Benny Antiporda? No, Your Honor. Hindi ko po nasagot yung telepono niya. Hindi ko rin po siya tinawagan. Pero di ba sabi ng Paul Gutierrez eh, tumatawag sa'yo? Yun nga po. Di ko po siya. Adip, wala pong sinabi sa akin. Kundi sinabi ni Paul Gutierrez sa si Benny
Antiporda ay magkasama at saka si Michael lang sa National Press Club. Ah, so hindi kayo nagkausap mismo ni Benny Antiporda? Hindi po. So in this case, Mr. Chair, at this point, we cannot invite Benny Antiporda because he has no direct link yet to Jimmy Guban. Yun na lang muna ang itatanong ko. Next hearing, kailangan natin matanong na yung mga personalidad so that we can have a overview kung ano talaga ang nangyari kasi nandito na yung mga personalidad. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Pimentel. The next to interpellate is Congresswoman Janet Garin. You have 5 minutes. Thank you very much, Mr. Chair. Magandang hapon sa lahat at magandang hapon sa iyo, Jimmy. Unang tanong ko lang, nasabi mo na ikaw ay 17 years na sa serbisyo. Tama po ba? Sa Bureau of Customs po, Your Honor. Pero makatagal na po ako sa gobyerno. Pero 17 years ka sa Bureau of Customs. Sa Bureau of Customs alone, Your Honor. Sa tagal mo sa Bureau of Customs, ito ba ang unang pagkakataon na merong alleged na mga tawag, impluensya na ginagamit na nanggagaling sa Office of the President or people related to the Office of the President? Your Honor, thank you very much. That was the first time sa buong buhay namin na operatiba na may nakikialam na anak mismo ng Presidente. Ibig sabihin, base no, doon sa allegation mo, if we believe no, and if we can confirm the allegation, kung ikumpara mo ang iyong eksperyensya sa 17 taon sa customs, and where were you before that? Your Honor, I was with the CIS. Sa CIS? Customs. Then, before customs? Bureau of Customs, Your Honor, I was assigned from the beginning. I was already okay at the CIS. So, 17 taon mo sa Bureau of Customs, sa ilang presidente ang dinaanan mo? Tatlo ba o apat? Tatlong presidente na daanan mo? Or tatlong administrasyon? Apat. Can you say that this is somehow irregular? Hindi very irregular, Your Honor. Okay. Nasabi mo na merong tumawag, may nagpakilala sa'yo sa isang bar at ipinakilala ka kay Councilor Nilo Abellera Jr., kay Small. Tama po ba? Opo, Your Honor. Okay. Paano mo naman nasabi na si Councilor Small ay merong link kay Michael Yang, kay Congressman Pulong Duterte at kay Attorney Man Scarpio? Your Honor, siya mismo nagsasabi. Sa tingin mo ba kapanipaniwala siya? Yes, Your Honor. Ito ba ay isang beses lang na pag-uusap? Kasi sa statement sa affidavit mo on number 4, you made mention of always. Pag always ba, once a month, twice a month, sa nangyari po, please enlighten us. 3 times or 4 times, Your Honor, kami nag-meet. Yung calls, several calls. Approximately ilang beses po sa isang buwan? Maybe twice. Or once a month, thrice. One to three times. Sabihin na natin, umaabot ba ng 5 times a month? Mga 3 to, well, you know, pwede yun, no? 3 to 5 times. 3 to 5 times a month. At direkta mong nakakausap si Councilor Small? Yes, Your Honor. Nakita mo na po talaga siya sa personal? Nag-meet kami, Your Honor, 3 times or 4 times. Okay. Sinabi mo rin dito sa affidavit mo na claim ni Small na siya ang partner at trusted ng 3 tao na malalaki. Ibig ba sabihin, may allegation na si Michael Yang, si Congressman Pulong, at si Attorney Man Scarpio ay magkasosyo? Magkakasama, Your Honor. Ano pong ibig sabihin ng magkakasama? If we translate it to a business entity. Magkasama sila sa pag-impluensya para mapabilis ang transaksyon sa Bureau of Customs. So parang tinitingnan mo na sila ay influencer, parang ganoon. Yes, Your Honor. Okay. Sinabi mo rin sa iyong affidavit na meron kang mga bodeguero at pahinante na nagsasabing ang illegal drugs ay mixed up with said shipments. Can you expound on that pag sinabi mong mixed up? Yes, Your Honor. Kasi yung mga missing containers
may mga dinadalaw kaming kung saan yung dinala. Magtataka na lang sila ang bilis ng babaan, alisan, paglipat ng kargamento at nakikita nila na iba ang laman. Then, sinasabi na ano, wag na kayo maingay ha. O yun na yan. Ito sa amin na to, bahala na kayo, bayad na kaagad. Your okay. Honor, always yan sa mga bodigero. Ngayon, sinabi mo na 3 to 5 times a month ka tinatawagan. Yung mga tawag ba na ito ay related doon sa mga shipment sa customs or hindi? Related po sa mga sa customs. Pag tumatawag po ba, eh napipinpoint po ba ang possible containers and or shipments o hindi? Your Honor, no. Dahil hindi mo kaya bilangin kung ilan ang nilalabas nila per week. Hindi, ibig ko sabihin, kapag tumatawag sila, ang tawag ba ay talagang yung intention ay tumawag para sa specific shipment or container or baka naman tumatawag sa iyo at sinasabing, pare, punta tayo sa bar. No, Your Honor, sabihin nila na may containers kami. Marami yun. So, ang tawag is very specific for certain shipments and containers. Yes, hindi na po, bigli ko na po kinukuha, sinasabihan ko na lang, pare, okay na, hindi naman kailangan nyo ako tawagan. Hindi naman kami okay. Nakikialam ng mga follow shipments. Up question, Your Honor. Ito bang mga containers or shipment na ito na itinatawag for facilitation ay kasama sa mga nahuhold or tawagin nating suspicious containers? Yung iba ho, nahuhold, pero pag sa kanila ngayon nga po ang iniiwasan kaya tumatawag para walang mahold. Kaya pag sa kanila, dire-diretso yan. 100 containers, dire-diretso. So ang ibig sabihin ng luwagan ay ipikit mo lang muna yung mata mo? Ganun po ba? Yes, Your Honor. Pero yung pang-amoy mo at pandinig mo ay bukas? Alam mo namin ang nangyayari, pero wala na dahil merong impluensya na napakalaki at napakahirap banggain. Okay. You also mentioned of overstaying cargoes. Can you laymanize to all of us? Ano po bang ibig sabihin ng overstaying cargoes? At dito kasi sa iyong affidavit ay parang nag-i-imply na kapag overstaying ay tila meron siyang laman na illegal. Yes, Your Honor. Hindi naman totally lahat dahil minsan kulang ang papilis kaya nag-overstaying, nag-aaminda. Pero most common pagka-overstaying, ibig sabihin po niyan, sana tama pa ako, hindi ko nabasa ang batas, ang memo, pero more than 30 days. All shipments coming from or coming in must be accounted for. Bakit hindi lumalabas at tumatagal sa yarda? Kaya ho, maraming container na natatingga. Dahil yan po yung mga overstaying, ang gusto nilang gawin kung anong gustong mangyari, yan yung mga pinapalusot, walang papeles, yung sabi ko nga kanina, siniswing, yung mga missing container, pag nakachimpo, palalabasin nila. Linawin lang po natin ulit ha. Pag sinabi mo, kasi dito sinasabi mo, may pinagdudahan kayo na overstaying cargoes under Vekaba Trading Shipment. Ang ibig po ba sabihin nito, overstaying, kapag ang isang cargo or the certain cargoes are overstaying, it simply means pwede na siyang pikit mata ka na. Yun ba yun? No, Your Honor. Ibig sabihin po, walang naglalodge ng entry, walang nagpo-process ng dokumento niya sa loob ng 30 days ng Bureau of Customs. Sometimes magiging suspicious ka na bakit walang gumagalaw sa kargamento na yun. Bakit so, hanggang nandoon pa? Parang ginagawa siyang ghost. Yes, Your Honor. Okay. So, ang overstaying cargoes are actually real cargoes but are transformed into ghost cargoes. Mang nangyayari pag nawala na. Nandiyan siya, pero kunyari, hindi nyo nakikita. Okay. Moving forward, may sinabi ka kasing politiko na kalaban. And earlier you mentioned that it was former Senator Sunny Trillanes. Yes, Your Honor. Can you expound on this? Ano po ang naging sirkumstansya? Your Honor, nung nandun na ako, from NBI, alam niyo, Your Honor, when I was arrested ng NBI, headed by then attorney, I think, Dimaano, sinabihan niya kagad ako na ako may direct link, may direct line kay Secretary. Kung anong gusto mo, sabihin mo, sabi ko, for what?
Teka, paki-expound po. Sinabing may direct line kay secretary. Direct line siya kay secretary, yung nag-aresto sa akin. Okay, secretary sino po? Department of Justice. Okay, sinabi na may direct line kay secretary. Dalawa ang naging DOJ secretary. Secretary Aguirre and Secretary Maynard Guevara. During that year, Your Honor, Maynard Guevara. Okay, sino ang connected kay Secretary Maynard? Si Attorney Dimaano. NBI po, team leader ng NBI Port Naiya. Ano ang naging kautusan nila sa'yo? I-serve yung warrant. Then kung may kailangan ako, sabihin ko kaagad at may direct line siya kay Secretary. Ano ang relationship doon sa kay former Senator Sunny Trillanes? Your Honor, binabasa ko na na mayroon silang gustong gawin na hindi nila ako madiretso na mag-alabikoy. Dumating po ako sa NBI, ganun din ang sabi nila sa akin. Hindi po ako nag-open, nag-offer. Kasi ano ang i-offer ko sa kanila na may sasabihin ako. Hanggang sa paulit-ulit po kami nag wala po akong sinasabi. Hanggang sa nung dinilanan nila ako sa jail, tinurn over ako sa jail, after the trial, naisipan kong tumawag. Dahil tumawag ako, dahil may mga padala akong sulat, dahil siyempre gusto kong lumabas. Sabi ko, please, WPP ako, bakit ka ako nakakulong ako? So, papadala po ako ng sulat sa NBI kung paano nila ako matutulungan. Yung pala ang gusto nila ay mag... Kung meron ba ako sa report na gusto nila, nakasama si ex-Senator Trillanes. Anytime kukunin nila ako kaagad. Ibig sabihin, may lumapit sa'yo from NBI at yung NBI na yon ay nag-name drop at sinabing malapit siya kay Secretary Maynard Guevara at meron silang report na pinapapirma sa'yo at dun sa report, parang sinasabi na idamay mo si Senator Sunny Trillanes. Your Honor, hindi po si Atty. Dimaano hiwalay na. Nag-2 months na ako sa NBI, nahuli na ako ni Atty. Dimaano, nalabas na ako sa NBI, napunta na ako sa jail. So ibang tao na po yung kausap ko doon sa NBI. Isang deputy director na po ng NBI. Okay. Hiwalay na po yung kay Atty. Dimaano. Ang ibig mo sabihin ay nagkakaroon ng deflection. Opo, Your Honor. Apo, Your Honor. Congresswoman Guerin, your time is up. Okay, let me wrap up, Mr. Chair. Mr. Chair, nasabi mo kanina nung ikaw ay nagbibigay ng iyong affidavit na madaldal si Michael Young. Tama po ba? Paano po? Madaldal? Hindi po, si Abilliera. Ah, si Abilliera, yeah, madaldal. Opo. Okay. Sa pananaw mo, si Michael Young ba kung hindi siya ginawang presidential economic advisor ay magkakaroon ng ganitong impluensya o hindi? Your Honor, kahit na hindi siya gawin dahil may impluensya siya kay Pulong. So magkakaroon ng impluensya pa rin sa Bureau of Customs dahil yun ang negosyo nila. Nagkaroon po tayo ng celebrated na war on drugs. At narinig niyo po ito sa mga balita. Sa pananaw niyo po ba bilang isang mamamayang Pilipino, ikumpara mo yung mga nakaraang administrasyon hanggang dumating ang last administration, may nagbago ba sa laban kontra droga or wala? Your Honor, wala pong nagbago, lalo pong lumala. Ang dami pong stocks, ang dami pong dumadaan sa custom during the past administration. Lutang at ang dami. Naglabasan po during the time, green tea, red tea, plus purong tea, pero shabu. Mas dumami po ang sinasabi lang po nila na wala, pero mas marami pong supply sa market during those times. Unlike today na kahit pa paano nababago, nararamdaman ng taong bayan na yung tao ngayon ay kumukunti ang adik ang gumagamit ng shabu. So Mr. Chair, to wrap up, there are 3 take-out points here that I would personally like to request that this Quad Committee pursue. Yung una-una po, if we can document na mas marami ang pumasok na kasabay ng war on drugs, maraming pinapatay na maliliit na tao, yung pala maraming pinapapasok. Baka pwede tayong matulungan ni Mr. Jimmy... Sorry. Guban. Guban, dahil alam niya ang proseso. Pangalawa, nakakabahala po na tila napunta ang pananaw natin dito sa mga maliliit na taong pinapatay. Pero apparently, nagkakaroon ngayon ng testimonya na maraming itinuturo at nasisira ang buhay nila para pagtakpan kung sino man ang talagang nasa likod ng ito. Third and last, Mr. Chair,
I believe that we need to look into the process of how this missing containers or yung bang totoong container, kung sinabi ni Congressman Baronda, shabulized, dito naman tatawagin natin multolized containers. Totoong container, ginawang multo, hindi mo makikita pero mararamdaman mo, mafe-feel mo at maririnig mo ang mga bulong. With that, Mr. Chair, we trust in your leadership that this Quad Committee will leave a legacy to the Filipino people wherein there is a real drug war and real criminals are the one that are made accountable. Maraming salamat po. Thank you, Congresswoman Green. The next to interpellate is Congressman Sherio Dagook. You have 5 minutes. For the information of the members, the Congressman Dagook is the last interpellator on the issue of Mr. Guban, so that we can pursue other issues after the Guban's testimony, because we have invited several resource person for today's hearing. So since there will be more hearings to be scheduled by the Quadcom, we will probably be able to ask questions that have never been asked today in the subsequent hearings of the Quadcom. So, Congressman Dagook, you have 5 minutes. Thank you, Mr. Chair. Actually, Mr. Chair, supposed to be my interpellation will be on Pugo. However, with Mr. Bugan, Guban, I have some clarificatory questions habang nandito siya. Noong tinanong ka, Mr. Jimmy, in one of the members of the committee, kung ilang taon ka na sa Bureau of Customs, ang sagot mo ay 17 years. Tama po ba yun? Apa, Your Honor. Noong tinanong ka din kung is this the first time in your 17 years sa Bureau of Customs na mayroong nag-intervene sa inyong huli, ano po yung sagot mo ulit? Only the past administration, Your Honor. Doon lang po ako naka-experience. Ano yung sagot mo? First time na nakalimutan first time, ko lang. First time po, Your Honor, na makakausap kami ng ganong nag-i-influensya sa mga importation sa Bureau of Customs. So, in as far as yung nag-intervene at nag-influensya, this is your first time na parang malapit sa Presidente, ganun po ba ang ibig mong sabihin? Malapit po saan po? Malapit sa Presidente, ganun po ba ang ibig mong sabihin? Yung nag-influensya po, malapit sa Presidente. Ang ibig po bang sabihin yan, noong una, mayroon ding nag-intervene pero hindi lang malapit sa Presidente. Ang ibig kong sabihin, marami ka ng karanasan na may nag-influence, nag-intervene sa mga huli niyo. Pero hindi lang malapit sa Presidente. This is the first time lang na yung nag-intervene ay malapit sa Presidente. Tama po ba yun? Yes, Your Honor. So, ang ibig po ba ding sabihin nun, sa 17 years mo, marami ng mga huli ninyo na nariglo dahil may nag-influensya kahit hindi malapit sa Presidente? Your Honor, wala po. Tinitingnan lang, kinokorek lang ang mga importation. Kung may diferensya, makikiusap na ito magsasabit kami ng papilis, but not as an influence to facilitate the easily release of the containers. So, ibig sabihin, may nag-influensya noon, hindi malapit sa Presidente, hindi nyo pinagbigyan. Ganun po ba yun? Hindi po, Your Honor. Sinusunod po namin ang proseso. Ano po ba, Mr. Guban, yung proseso? Sabi mo kasi kanina, maraming mga oversteing. At nung tinanong ka, ano yung mga oversteing container, ang sagot mo, kung hindi ako nagkakamali sa narinig ko, walang mga documentation. Hindi nyo alam kung sino ang mga consignee. Tama po ba yun? Opo, Your Honor. Ibig sabihin po ng oversteing, nandoon na yung cargo sa isang port. Halimbawa, MICP, nandoon na lumalagpas ng more than 30 days,
na walang nagpo-process ng papel. Kaya hindi malaman kung kanino or sino ang consignee ng particular na container na yan or shipment. Kaya sumusobra ng 30 days na dapat ay ina-account kung sino at paano nakarating yung container na doon at bakit walang nagki-claim. Mr. Chair, this is in aid of legislation. Siguro, one of the recommendation would be, tingnan natin yung proseso ng customs. Bakit maraming mga ganyan na undocumented? Dapat kung sino yung nagdala niyan, mga cargo ship, no? Mga importer, na anong barko yung nagdala, dapat maimbestigahan. Kasi sa pagkakalam ko, normally, wala namang barko na magkakarga ng mga container kung not documented yung karga na yan. So, there is a problem in the process. If that is true, there is a problem. Bakit makarating dyan yung mga container na yan kung wala naman palang documentation sa pagkarga pa lang sa barko? Medyo imposible na, undocumented yun. Mr. Jimmy, yes, sir. Sabi mo, nung dito sa affidavit mo, nung nahirapan kayong buksan yung ano na yon, yung cargo na yon, nag-report ka kay General Quinto. Tama po ba? Your Honor, sinabi ko po kay General Quinto dahil siya po ang aming Deputy Commissioner for Intelligence ng Bureau of Customs. By the way, ano po yung specific na plantilla position mo sa Bureau of Customs? Your Honor, I am an intelligence officer. And during that time, Your Honor, I was the chief ng Customs Intelligence and Investigation Service ng Port of Manila. Mr. Sir, ilan po ba yung tauhan mo nung time na yon? Around 17 or more than about 30, Your Honor, plus the unorganic, casual, contractual, or more than 30 plus. Mr. Chair, sino po yung pinaka-head doon sa section or whatever is that office wherein pinamunuan mo? Sino yung pinaka-head mo? Your Honor, from my position, ang kusunod na po noon ay Intelligence Division Chief, then Director. But sa akin po, ako po ay directly reporting to the Office of the Director, kay Director Albani po. So sino yung director na nakaupo noong time na yon, Mr. Chair? During that time, Your Honor, it was Director Albani. Pero nag-ano siya din, pinalitan ni Director Tasio. Mr. Chair, bakit ka, nung nahirapan kayong buksan, bakit ka nagre-report kay General Quinto? Hindi doon sa HP mo. No, Your Honor, General Quinto, wala doon ang director namin. He was our deputy commissioner. Mas mataas po kaysa sa director. Kasama ko po kasi. Siya po ang sumama doon sa port at siya po ang deputy commissioner for intelligence group. Mas doon po, mas mataas po sa director. So, pwede ba yun? Pwede ba yun na i-bypass mo yung, ano, Mr. Chair? I-bypass mo yung HP mo sa section ninyo? Your Honor, during that time, wala po yung director. So, General Quinto was there. Itong allegation na si Mr. Itong si Vicaba Trading owned by Vedasto Cabral Barakil under Maria Lagrimas Katipan, who are business dummies ni Mr. Punichin. Paano po nyo nasiguro na dami itong kumpanya na to ni Mr. Punichin? Your Honor, umatin po yan sa Senate Blue Ribbon Committee hearing at tinanong at inamin niya na siya ang kinausap ni Punichin para maging dami. At siya ang may-ari ng Vicaba Trading, inamin niya rin po. Mr. Chair, no, gusto ko lang malaman yung pinanggalingan itong allegation na to para magiging pulido yung sinumpaan mong salaysay. Noong bang sinumpaan mo to ngayon ay based on the account
after the hearing of the Blue Ribbon Committee or based on your account nung nangyari actually yung pangyayaring ito? Your Honor, yan po yung pangyayari na katotohanan na ginawa ko ngayon. Hindi. Kasi ang sabi mo, Mr. Chair, kaya mo nasabi na business dummy ni Mr. Punitsin itong Bicaba ay dahil doon na deboard sa hearing sa Blue Ribbon. So, ang ibig po bang sabihin yan, hindi ito based on the account nung nangyari itong kaso na to bago nag-Blue Ribbon? Doon po, Your Honor, bago pa po mag-hearing, alam na namin na yan nun. Ngayon, pag-hearing, mas lalo po namin napatunayan na kanya talaga yung shipment na yon na Bicaba Trading. Please wrap up, Congressman. Yes, Mr. Chair, final question na lang. Linawin ko lang itong statement mo na dami ni Mr. Punitsin itong Bicaba ay nalaman mo na noong time na nag-investigate kayo sa Bicaba. Yes, Your Honor. Itong mga documents na to, mga information, ay nasa posisyon mo pa hanggang ngayon. Your Honor, pwede ko pong hanapin, pero that will also be attested during the hearing ng Blue Ribbon Committee. Pero pwede ko pong hanapin, Your Honor. Mr. Chair, finally, I would like to manifest, kasi yung line of questioning ko sana ay sa Pugo, I would like to manifest that in the next hearing, the Department of Labor and Employment in the Provincial Officer of Dole and the Regional Officer of Dole were on the provinces and regions that we are investigating Pugo should be invited. The officers also, provincial and regional of officers of PhilHealth and the Social Security System. Kasi this is again in the aid of legislation. Nangyari yung mga Pugo na yan dahil marami tayong agency na hindi ginagampanan yung kanilang tungkulin. Katulad ni Pagkor, next hearing na lang, no? Kasi hindi ko nagustuhan yung paulit-ulit na scapegoat ni Pagkor, Mr. Chair, for the record, na hindi namin sinisitayan because wala silang lisensya. Ang amin lang minomonitor ay yung may license. Hindi ko po matatanggap yan, Mr. Chair, kasi kung ikaw nagkakanda ka ng, nag-aano ka ng party, ang inasikaso mo lang pala yung mga imbitado mo. Ngayon, hindi mo sisitahin yung mga intruder. So, medyo, hindi katanggap-tanggap yung sinasabi ni Pagkor na hindi namin pinakialaman yan kahit nakita namin doon nung nag-inspect sila speaker, yung Quadcom, ay may mga nakita doon na ibang building. Bakit hindi nila minator? Ang palaging sagot, ito lang kasi ang may license. Yung mga nakita namin walang license, pwede ba yan? Kayo yung agency mandated by law, as you claim na kayo yung mandated by law. Bakit hindi ninyo pinalicense, ni-require? So, I could not accept that, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Dagoop. At the proper time, your request will be taken up by the committee before we adjourn our committee hearing today. So, yes, Congressman Dan Fernandez. That we still need the presence of this person. And at the same time, considering the magnitude of the testimony of this person, we need to have a protection on this witness. And that's the reason why I mentioned Section 4, Republic Act 6981, that provides for the protection of the witness that are being invited in the Senate and in the House of Representatives. So I move that we put this person in the custody of the House of Representatives. I so move, Mr. Chairman. There is I second the motion. Mr. Chair, can I ask for a 5-minute suspension? May I request for a 5-minute suspension? Di pwede, di ba? Unless you grant na siya as a state witness. 5-minute suspension. Republica. Okay, 1-minute suspension.